Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Be tremendously blessed by tonight's program entitled, ano sabi ng Job 36:11, if you will serve and obey me, yan dalawang word, no? Serve and obey me, you will spend your days in prosperity and years in pleasure. Ito na po yan, end time. Prosperity and time, pleasure or satisfaction. Kasi ang pinangako, mararapture tayo rito, may utang, nag-struggle, pinutulan ng ilaw, purihin ng Panginoon, butas yung sapatos, malnourish, puro tagyawad yung mukha sa kakaisip at dami ng problema, puti yung buhok, yung noo eh, lapad. Kasi ang dami injection sa katawan, di na dialysis, kasi sa kakaproblema eh, nasira na yung mga bato. At nabarahan na yung puso sa dami ng iniisip. No, sabi niya, mararapture tayong perpektong malusog, nagliliwanag, napakayaman, puno ng kagalakan, wala akong kausap dito, matagumpay, pinagpala, nabubuhay kagaya ng Panginoon. So yan, sabi ng Bible, my God shall supply all your needs. Eh, sapat na sa akin yung salitang shall supply eh. Hindi sinabing will try to supply. Maybe He will supply. He will attempt to supply. Yung sabi, my God shall. So yung ableness, yung willingness, ando doon. My God shall supply all your needs. Ulitin natin ha, ando doon yung ableness, ando doon yung willingness. My God shall supply all your needs. Yan yung beauty ng prayer eh. Ina-assure tayo ng Diyos ng 100% na sagot. Ang sinasabi ko, pag tamad kang manalangin, ikaw yung nawala ng biyaya. Ayaw mo sama-sama-samang panalangin, marami kang na-miss. At kung hindi ka nagpipray, so dinila mo yung buhay mo at pamilya mo sa pagkatalo. Pero kung mabubuhay ka sa panalangin kagaya ng Lord, my God shall supply. Ando din yung ableness, ando din yung willingness. Shall supply. Napakaganda. Amen. Then fourth, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Sa ibang translation, who is our debtor. And forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Amen. Kailangan tayo po ay merong malambot na puso pag humaharap sa Diyos. Tayo po ay forgiving. Meron tayong forgiving attitude, forgiving heart, forgiving spirit. Meron tayong merciful heart. Na kung paano tayo pinatawad ng Ama, ganun din tayo maging mapagpatawad. Kahit hindi sila humihingi ng tawad. Automatic po yun. Amen. Na tayo po ay nandoon palagi sa pagkaunawang dapat tayong nahahabag sa mga nagkasala sa atin, kung paano tayo kinahabagan ng Ama sa dami ng kasalanan natin sa Kanya. Na lagi nating naalala, bunga ng karanasan at katotohanan ng Kanyang mga salita, na anuman yung kalagayan natin ngayon, ay bunga ng awa Niya. Kaya dapat maawain din tayo. Nung tayo nagkasala sa Kanya,
hindi niya po tayo pinarusahan. At isinumpa, tinaboy, pinagwikaan ng pangit, hindi tinanggap, pinatawad, kinalimutan kasalanan, binago, binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos, ini-enjoy yung kanyang pagsama sa atin, ang kanyang kaharian, at lahat ng nasa sa kanya, eh ganun din po tayo dapat maging mapagpatawad sa mga nagkulang sa atin. Kailangan yung heart natin, so pure, so soft, so tender. Amen. And forgive us our sins, that is the mercy of God. For we also forgive everyone who is indebted to us. Ni sinabi rito, baka gusto nating patawarin. For we also forgive. Do you see the difference? Ni sinabi rito, we will try to forgive them. No. For we also forgive. Maliwanag po ba yan? Para yung atin pong prayer, laging answers prayer. Huwag na po natin intayin pa po yung nangyari sa isang pastor sa ibang fellowship sa Bataan. Siya po yung taga-ibang fellowship, nagtuturo. Pero anak po siya ni tatay. Kaya pa po siya umupo sa Bataan. Sa tingin ko po, yung lahat ng turo ko sa TV, pinapanood niya, pati yung mga DVD ko kasi yung kanya pong spirit, parang taga-oras ng Himala. Pero taga-ibang fellowship siya. Huwag na po tayong gumayang sa kanya. Nung siya po yung 9 taong bata, yung kanyang teacher, medyo cruel ng konti, eh lagi po silang pinapalo ng libro sa ulo. At siya po yung laging napapalo. Minsan, sabi niya, 3 beses, isang araw, napapalo siya ng libro ng teacher niya. Nung siya po yung 9 taon. Kaya, sinira po nito yung kanya pong identity. Bumaon sa kaluluwa niya po yung malaking bitterness, anger sa teacher niya. Hanggang siya po yung magkaedad ng 49 taon, dala niya po yung galit sa guro niya. It takes 40 years. Devastated po yung soul niya. Totoo po yung maraming kasong ganun eh. Pag yung dinanas mo sa kabataan mo, eh, so cruel, so hard. Matagal bago mawala sa kaluluwa. So painful. Walang psychiatrist, psychologist, chemo, gamot ang pwedeng gamamot niyan, si Jesus lang. Always remember, Jesus Christ alone can heal the deepest wounds in our heart, in our soul. He alone. Ang lalim po ng galit sa puso niya. It takes 40 years. Alam niyo, kailan siya na-deliver nung dumating ako sa Bataan? Doon lang po siya na-deliver. At pinatawad yung guro niya. Dapat hindi na po gano'n. Nag-suffer po siyang matagal. Dami po niya naging sakit. Grabe po yung wound sa kanyang kaluluwa. At nung na-heal po yung kanyang wounds sa kanyang soul, na-heal po yung kanyang sakit sa katawan. Kaya sa pa po itong reason minsan kung bakit marami hindi gumagaling sa sakit. Dahil ito po yung mga past sins na hindi na nila maalala. Sa tagal ng panahon. Iisa-isahin mo pa yan. It takes hours of counseling bago sila i-deliver at ma-deliver. Dahil mula pagkabata pa po yung problema nila eh. Matagal na nilang dalay ang sakit dahil mula kabataan, yung puso nila puno po ng galit, malalim sa iba't ibang klase ng tao. Minsan sa magulang, minsan naman sa mga anak, kamag-anak, kaibigan, basta sa iba't ibang klase ng tao. At madating lang sila sa kalayaan, deliverance, patungo sa kagalingan pag na-encounter ang Lord. At saka isang minister na malalim ang karanasan, tama buhay, at alam ang kanyang profession. Sana'y mag-handle ng ganyang kaso. Pero hanggang hindi sila nakakakita ng ganon at hindi po kumpleto yung substance na binabanggit ko, matagal bago sila lumaya. Marami pong suffering. Na dapat pag tayo po yung na-heart at na-open, automatic magpatawad tayo kaagad. Yun ang sabi ng Luke 11:4, and forgive us our sin, for we also forgive everyone who is indebted to us. Kanyo ang Lord in Luke 23:34, grabe po yung crucifixion niya, grabe yung tormentation, pero ano po lumabas sa bibig niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yun po yung lumabas sa bibig ng Lord, and yet he is dying. Yung dugo po, tumutulo sa katawan niya. Pero nalabas sa bibig niya, pagpapatawad.
Kaya yung pong pag-o-offer po ng forgiveness, automatic yan eh. Hindi mo naaalalahanin pati i-confess yung ginawang pangit sa'yo eh. Forgiveness na agad ino-offer mo. Kaya pag may nagpapa-cancel sa amin ni nanay, pinuputol ko na po yung haba ng istorya ng kalungkutan ng buhay niya eh. Kasi na-discover po namin, habang nakikinig kami sa may mga kalungkutan sa puso't buhay, sugatan ng puso sa mahabang panahon, habang kinukwento nila, nakikita mo yung mukha nila, yung bitterness nagre-reflect, nagmamanifest. And the more they talk about it, the more their countenance become bitter. The more their countenance become disfigured. Kaya ang ginagawa ko, kinakat. Sige po, okay na po, naintindihan ko na. Okay, we will minister to you now. Kikitang-kita mo yung pait ng puso nagmamanifest sa countenance. Amen. Lalo-lalo na kung ito po'y talagang so worse na pangyayari para hindi na nila maalala. At ang sinasabi namin ni Nanay, okay, let us forgive them. Now. Kasi yun si Jesus eh. Hindi niya na tinalaka yung nangyari sa kanya. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Dapat matutuhan natin yan. Pag may pangit na naganap sa atin, pagpapatawad ka agad, di na pinag-uusapan yung pangit na pangyayari. Naalala nyo, lagi naming rule ni nanay sa bahay. Lalo na pagkagaling kami sa glory, lalo ako. Ayoko makarinig ng negative. At pag may nakalusot, tigil na kaagad. At sana naunawala ko ng mga anak ko, hindi lang mga pastor at pastora, kayong lahat, Living Lodges Congregation. Isang reason niya kung ba't di ko kayo kinakausap ng mahaba. Dahil minsan hindi na iwasan, maraming lamalabas sa bibig yung negative, which ayokong marinig. Dahil pagka hindi tayo naging maingat, sa dami ng marinig mong negative, isang araw, negative ka na rin. At hindi ka pumasok sa dark room, negative ka na rin. Na-develop ka. Kaya kahit nasa bahay kami ni nanay, pag merong nag-text, may nag-email negative, at ibubukas ni nanay ng bibig, ang sabi ko, love, okay na yan, wala natin pag-usapan. Aayusin ko na lang. Kasi mahirap. Yung glory ng Diyos apektado, yung communion ko sa Lord at manifestation ng glory niya bumababa. Dahil yung salita at usapan pupunta ron. Eh hindi answer yun eh. Ang answer si Jesus. You see the difference? Pero hindi naman natin sila napabayaan na minister pa rin. Kaya ngayon ang sinasabi ko kanina, bihasa sa propisyon niya, alam yung trabaho niya. Ayun po yung sabi ng Galatians eh. Tinan nyo po ito, Galatians 6. Kaya pag tayo po yung nagka-cancel, dapat maingat tayo. Galatians 6 verse 1. Brethren, if a man is overtaken in any trespass or sin, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Now watch me now. Considering yourself, that's it. Considering yourself. Considering yourself. Why? Lest you also be tempted. Huwag lang daw po tayong magpayo na may karunong, kundi maging matalino tayo. Ingatan yung sarili natin, baka tayo naman yung mahulog ron. At maapektuhan ang problema nila. Naliwanag po ba yun? Nagaya po ng counseling sa Africa, parin ng Panginoon, si sister nagpa-cancel sa pastor, eh brother, Africa. Dalawa lang po sila sa room. Eh, maraming nararamdaman si sister sa katawan. So siguro, sa counseling ni brother, eh baka marami kang orasyon sa katawan, kaya tatanggalin ko. Ay di, nilihans po ni brother si sister at hindi dapat ilihans. Pinaglilihans po ni brother. Eh natauhan si sister, pinagsasampal si brother. So kalokohan po lahat yun. Hindi po counseling yun, ano po yun? Adultery. Marami pong gano'n. Yun ang isa rito sa ibig kong sabihin. Dapat maingat. Lalo na pag nagpapakansin si sister, sister nakalayad yung dibdib. Pagkatapos naka-short. Tapos parang bulati na. Pastor! Buti natagpuan kita, pastor. At panikis-kis kay pastor. Sawa pala ito, sawa. Isang araw si pastor na kinakansilan,
Si pastor din ngayon, sawa na. Ingat. At iba naman dyan eh, sa sobrang emotion, biglang yayakap kay pastor, kay brother. Hindi ko na kaya. At si pastor naman awang-awa, niyakap din. Tumagal ng oras yung yakapan nila. Hindi na-canceling yun. Malaking kasalanan, katampalasan. Nagsimula lang yun doon sa concern. Amen. So, dahil malaking kabigatan ni siya, naghahanap ng mahingahan ng samaan, lalo nakita si pastor, niyakap, pastor, buti nandito ka. Eh si pastor naman eh, mahabag yung maaway, kinukomfort si sister, kaya hinimas-himas yung likod. Kasi nataas na yung baro ni sister sa likod. So hindi canceling yun. Ano yun? Brutal adultery yun. Demonic maniac spirit yun. Ngayon yung sinasabi ng Galatians. Ano lang to, hindi naman to kasama sa turo ko, kaya lang eh, kailangan idagdag ko eh. Kasi kailangan yun. Amen. At si sister naman eh, napopoli in love kay brother. Eh wala si pastor, siya yung elder, siya yung deacon. Eh may gusto siya kay brother, sinasamantala niya, dalawa lang sila ni brother. Papakansil siya kay brother. Sa araw si brother, parang daga na pinakain ng keso. Huli. Huli si brother. So dapat matalino. Amen. So kaya yung pagpapatawad, mahalaga yan. Then lastly, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. We must ask for His daily protection. Luke 11:4. Araw-araw, dapat humingi tayo ng protection sa Diyos. Kasama sa prayer natin, iingatan niya tayo, pamilya natin. Again, you can do that in understanding, so in the Spirit. Amen. Si tatay, laging nabiyahe. Binabalutan ko, eroplano ng dugo ng Diyos. Yung piloto, yung kalawakan. Sinusugo ko mga anghel, mauna sa himpapawid para linisin yung dadaanan namin. Yung sasakyan namin sa lupa, dadaanan namin sa dagat. Especially foreign country. Yung tutuluyan namin, I clothe it with the blood of Jesus. Kasi maraming gumamit doon, kahit 5-star hotel yan. Iba-iba spirit nila ron. So lahat yun, kinililinis mo. Alis mga anak natin, I send the protection of God to you. Amen. Kinukot mo yung pangako ng Diyos. Asawa mong lalaki, asawa mong babae. Yung sasakyan para wala aksidente. Siyang may sabi nun, si Jesus, we have to pray and ask God for His daily protection. Kasi maraming demonyo sa paligid. Walang ginawa yan, kundi mga abala. Ang daming banggaan sa kalsada, gawa ng diablo yan. Dumulubog na barko, laki-laki ng dagat, nagbanggaan pa yung dalawang barko. Dumulubog na mga peri, crash na mga eroplano. Kaya we have to ask God for daily protection. Yun po yung pattern sa prayer. And lastly, ito po yung teaching ni Jesus. Verse 5. And He said to them, which of you shall have a friend? And go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise up, he will rise and give him as many as he needs. Ano ba po yung sinasabi ni Jesus kung paano tayo mananalangin? We must pray earnestly, persistently. Amen. At gumamit po siya ng illustration. Sabi niya rito sa istoryang ito, eh hindi naman talaga bibigyan ng lalaki yung kaibigan niya eh. Kahit kaibigan niya ito eh. Kasi naistorbo siya, 10 oras ng gabi, humihingi ng tinapay. Isa lang ang reason ba't siya binigyan eh. Hindi dahil kaibigan niya, kasi namimilit. Ayaw tumigil. At para siya'y makatulog ng normal at di maistorbo, dapat bigyan. So ganito raw tayo manalangin. Ipakita natin sa Lord yung atin pong determination, yung malaki nating desire na makuha yung gusto nating makuha. Amen. Huwag po tayong tumigil hanggang hindi natin natatamo yung gusto nating matamo. At yun ang sinasabi ng Lord sa Luke 18:1, ang sabi niya ay ito, then He spoke a parable to them,
that men always ought to pray and not lose heart. Lagi daw po tayong manalangit, huwag daw pong tumigil. Sa ibang translation, and do not give up. Must not give up. Ang tendency po kasi, hindi pa po natin natatanggap yung sagot, tumitigil na tayo. Ayaw na nating magpatuloy. Kaya yung sagot, imbis na parating na, nahuhold. Amen. At gumamit na naman siya rito ng illustration. Yung babaeng balo, humihingi ng hustisya sa likong hukom. Yung likong hukom, si Satan yun. Yung sabi ng likong hukom, hindi naman ako natatakot sa Diyos. At wala akong pakundangan sa iyo. Sino ka ba para bigyan ko ng hustisya at panahon? Eh, liko nga siya eh. Pero dahil yung babaeng balo, walang tigil na siya po'y ginagambala. Hindi siya pinapatigil. Lagi siyang pinapaubutan, give me justice to my son. Give me justice to my son. O give justice to my son. Give justice to my son. Yan sabi ng likong Diyos, yung Diablo. Dahil kahit di ako natatakot sa Diyos, at wala akong pitagan sa iyo, kaya lang ginugulo mo ko eh. Wala kang tigil eh. Ayaw mong paawat. Hindi ka umaayaw, hindi ka umaatras. So ibibigay ko, hinihingi mo para pumayapa ako. Then the Lord said in verse 6 and 7, then the Lord said, hear what the unjust judge said, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them. Amen. Hindi ba ibibigay ko sa mga anak ko, ang iniiyak nila sa akin, araw at gabi, araw at gabi, hindi araw lang, hindi gabi lang, araw at gabi. Yun po yung spirit of persistency. Yun po yung spirit of determination. Yun po yung spirit of importunity. Walang tigil na umiiyak araw at gabi. Alam niyo, bago po naligtas pamilya ko, in-apply ko po yung prayer na yan. Hindi ko sila pinanalangin ngayon ang 30 minutes. Lord, ligtas mo nanay ko, kapatid ko, tsuhing ko, no? Dinala ko po yan araw at gabi sa pananalangin, magdamagan. Kasama ng fasting. Kaya na mag-turn around po yung mga kapatid ko mula sa panganay hanggang sa mga tsuhing ko, tsahin at mga pinsan, maiksing pagitan lang po yung agwat araw at gabi. Pinakita ko sa Diyos yung malaki kong desire na maligtas sila. Para po nagsisilang ng bata yan eh. Maglilibor ka, tapos titigil ka sa pag-ire, hindi lalabas yung baby. Kung gusto mo lumabas ng madali yan, makipag-cooperate ka sa doktor, huwag kang titigil maglibor. Para hindi ka masisaryan. Ganyan po ang pagliligtas. Ganyan po ang principle ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, sayang naman yung panalangin na maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship. Chance prayer, trying prayer. Hindi answers prayer kasi hindi prevailing, persistent, earnest prayer. Nag-usapan natin ang apostolic revival, hindi po nagagalap sa isang barangay yan. Malibang ipanalangin mo araw at gabi yan. Si George Whitefield, ilang araw po yan sa gubat. Prayer and fasting, nag-iisa, umuungol. Hindi umaalis doon sa lupa. Sa pananalangin, araw at gabi, malibang makita niyang dinalaw ng Diyos yung London patungo ng Amerika. Kaya siyang ginamit ng Diyos sa Amerika, si George Whitefield. Nakakabayo lang yan. Charles Spini, wala pong linggo buwan na hindi nananalangin niya, pati si David Nash, siya intercessor niya. Walang tigil, araw at gabi. Kaya bago dumating yung paan ng revival, Charles Spini sa isang bayan, daman na ng mga tao presis na Diyos, yung mga nasa bundok, mga minor, sa bundok, nag-iiyakan na yan. Wala si Pini ron. Ang layo ng agwat sa kapal ng presence ng Diyos. Well, sa revival, kay Evan Robert, nabalitaan ang mga men and women of God sa buong munding naganap sa Wells Revival ng 1904. They go to Wells. Ngayon po ay part ng UK. Sa itaas pa lang ng aeroplano, nagwi-weeping na sila sa kapal ng presence ng Diyos. Wala pa yung aeroplano sa lupa, sa itaas pa lang. Ilang libo pa yung layo, pababa ng lupa. Nag-iiyakan na yung mga tao sa aeroplano, pati mga men and women of God sa kapal ng presence ng Diyos dahil sa tindi ng panalangin. At ang sabi ni Jesus, kung yung hinihingi ng anak mo isda, hindi siya pwedeng bigyan ng ahas. Kung hinihingi ay tinapay, hindi siya pwedeng bigyan ng alakdan o ng bato. Ina-assure niya tayo ng answers prayer. Kaya lang ang condition, let us prevail. Madaling manalangin eh. Yung orasyon, madali yan. Mememorize mo lang yan. Ganito na rin sa church ngayon eh. Yung prayer, minememorize. Ganun ka-exe.
Hindi matatawag na prayer yun. Pag sinabi mong prayer, natinag mo ang Diyos. Yung kalooban niya sa langit, naganap sa lupa. Naalala niyo yung kapatid yung taga Masbate, yung nag-testify dito? Pag yung tatay niya, papalaot na, mangingisda sa Masbate, anong ginagawa niya? Dahil siya'y panganay, tinitipo na yung mga kapatid niya at nananalangin na sila roon sa sala. At yung tatay niya, uuwi ng bahay, punong-puno yung bangka ng mga isda, yung lambat sa dami ng isda. Eh yung ibang mangingisda, walang nakukuha na ganong karami. Kada labas ng tatay niya araw-araw, pag aalis na yung tatay niya, patungo na ng dagat, sasabihin niya sa mga kapatid, luhod na tayo, iyak na tayo, pray na tayo na mapuno yung bangka ni tatay ng mga isda. Eh laging nangyayari yon. At yung mga kapitbahay, nabalitaan yung nagaganap, pag nangingisda na yung tatay nila, pag alam nilang pauwi na, ipupunta na ng bahay nila dahil ang daming huling isda, binamimigay na lang ng tatay niya isda sa kapitbahay, iba'y pinapabayaran ng mura. Walang tigil po yun. Hindi pumalaot yung ama nila na hindi puno yung bangka araw-araw. Dahil alam tigil na nagpipray, humingi sa Diyos ng tulong na yung bangka ng tatay niya at lambat ay punuin ng maraming isda at laging puno. Yan ang sinasabi ng Lord, this is how you pray, persistent. Hanggang hindi na-release sa spirit mo yung desire na inahatid mo sa Diyos, yung burden, hindi ka titigil. E paano kung malalaman, tatay, answer is prayer na ako, dumating na sa iyo yung joy, na puno ka na ng kagalakan. Yung prayer mo naging papuri eh. Alam niyo, pag tayo nag-communion sa Lord, ang pinag-uusapan dito, hindi oras, si Jesus. Pag tayo po'y namagitan o nanalangin para sa iba, pinag-uusapan dito, hindi oras, kundi yung sagot. Yung tungkulig nakaatang sa atin. Dahil pag tayo po'y time conscious, malungkot ang Diyos. Yung na-accomplish natin, maliit. Uulitin mo pa sa susunod niya, kaya tumatagal. Kaya dapat marami pong mga tao at kamag-anak natin na aligtas na nung nakalipas na buwan eh. Tumagal ng susunod na taon. Dahil na-scratch natin, surface lang. Yung na-destroy natin mga evil spirit at demonyo control, tripod lang. Kaya nga pinapasamahan niya ng pag-aayon eh. Para yung kakulangan ng panalangin, mapunuan ng fasting. Pero pag pinagsama mo yan, kumpletong pag-aayon o, kumpletong pananalangin, very powerful yan. So dangerous kay Satan yan. At wala siyang option kundi i-release yung bilanggo. At ang Diyos naman walang option kundi ibigay yung hinihingi mo. Nakita nyo, bago na ibigay yung dwelling place nating libre, ang daming prayer yan, daming fasting. Pero nung unang araw, sinagot tayo ng Diyos. Pero hindi natin kaagad nakita. It takes years. Kung tumigil tayo sa panalangin, mag-aantay pa tayo ng many, many years bago nakarating yung dwelling place na yun na libre. So lahat niyan ay nasa ano, prayer factor. Hindi natin tinigil yung TV at radyong manalangin at mag-ayuno. Di matagal lang wala yan. Hindi pa nadagdagan yan. Pero ang sabi ng Lord, mahalin niyo siya. Ito yung gawin ninyo. So sumunod po tayo. So yun ang nangyari. Na lahat ng usapin ang bayarin dyan, pinuprovide ng Lord. Pero hindi siya na-iprovide na walang 24 hours na prayer and fasting. Hinihipo niya yung mga anak niya, iba't ibang tao. Kasi kahit mga kapatid yung taga-oros ng Himala, hindi naman giver generous marami, nagpipilit, pero hindi naman pinupulpil. Kaya wala tayong tigil na pananalangin, humahalap siya ng iba para i-provide yung needs sa ministry niya. Ito rin. Oo. Eh kung hindi natin tinigilan ng prayer and fasting ito, tsaka consistent ng pagpapaabot siya at hindi ito naitayo. Baka hanggang ngayon, wala pa tayong bubong. Nakita nyo, natapos, kompleto na. O meron na rin quarters yung mga manggagawa. Hindi sinasabi ko kagabi sa dwelling place. Dapat itayo na natin ngayon yan. Pinakamatagal yan, 1 year. Yan naman ang sabi ng anak nating walang kagayang engineer sa buong mundo na nag-testify rito kanina. Kaya ng 1 year. Dapat 9 months to 1 year, tapos na yan. Kaya dapat magpasya tayo talaga na ibigay ng gusto yung dapat nating ibigay. Huwag nating limitahan ng Diyos. Kasi lahat naman tayo magbibigay, pero ano ibibigay natin? Pang 1 year na ba yun o pang 7 years? You see? Kasi pag natapos natin ang dwelling place, 5 years to 7 years from now, may sayang yung itatayo natin. Paano mo pa magagamit yun? Kaya dapat madaliin natin, apurahin natin ngayon pa lang. Magkaroon ng buong GSI shield ng puso na manalangin ng gusto mag-ayuno para tuloy-tuloy yung provision na tayo tuloy-tuloy sa pagsunod. Ito po yung na-discover ko. Pag ang mga anak ng Diyos ay laging nag-ayuno at nananalangin, hindi problema sa kanilang pagbibigay at pagsasakripisyo.
Pero yung pong tamad mag-ayuno at questionable yung pananalangin o prayer life, sila po yung mabagal sumunod kahit malaki sweldo. Laging may battle, laging may warfare. Ang reason kasi, walang kabigatan. Pag nananalangin ka at nag-aayuno, malaki kabigatan mo. At yung kabigatan ang daladala mo para itayo ay accomplish ang isang bagay, halimbawa kagaya ng dwelling place, imimithiin mo na maganap at kung ano meron ka, ilalagay mo ron. Kasi may bigat kang dinadala eh. Yun lang ang way para yung bigat na nasa puso mo, marilis. Kaya kung nananalangin, taga-ayuno, lahat ng totoo, sumasama rito, nakikita mo kung paano sila mag-pray. Hindi problema yung bigayan. Eh, matagal na, isang taon eh, na-assure tayo ng anak nating engineer, nandito kanina, nag-testify. Nakakabilis nga yan eh, galing pang Rojas Palawan yan eh, nag-i-aeroplano, pupunta rito para ayusin lang yan. Hindi kagaya ng mga gumagawa eh, purihin ng Panginoon eh, binayaran mo na ng milyon, tahanapin mo pa kung nasan eh. Hindi dito lang sa Metro Manila. Ito niya, pagbigay ng Diyos, wala kang problema, pagbigay ng tao, sakit ng ulo. Amen. One year, dapat tapos yan. Kaya ako, dinala ko na yung aking baw eh. Ah, pakidala nga rito yun. Ako, excited ako talaga. Ayoko mawala sa puso ko po yung malaki excitement. Pakidala rito yung baw ko, yung pledge ko. Puno tayo ng prayer and fasting eh. Binigay na siya ng Diyos, andyan na lahat eh. Meron na tayong alak na engineer na nagbo-volunteer, layo ng pinanggagalingan. Siya pa namamasahe sa sarili niya ng aeroplano. Siya pa. Wala pang hinihingi bayad dyan. All out pa sa paggawa yan. So ito po yung pledge ko, 1 million po to. Kahit pagod ako kagabi, alam ko magtuturo ako rito. Kulang sa tulog. Inayos ko po ito. Alam ng Diyos yun, inayos ko. Kahit inaantok-antok na ako. Alas 3 ng madaling araw na ako nakatulog, nagising ako ng alas 6 ng maga. Tapos kumuha uli ng tulog, nagising ng alas 8, eto na ako rito. Nagmamadali ako. Para sa akin, kasalanan ang i-delay. Dapat ganyan tayong lahat eh. 1 million po ito. Like yung Luke 6:38, eh, yung timbangan eh. Magbigay ka at ikaw ibibigyan. Ito yung binigay mo sa Lord. O, 1/4 lang siya eh. 100,000 po ito. 1/4 yung timbang. Luke 6:38, given it shall be given unto you, good measure. Yan po yung timbangan. Good measure. Pressed down, shaken together, running over. Given it shall be given unto you. Number one, good measure. Yan, timbangan. Good measure. Pressed down. Pag dito naman tayo pupunta, yan po yan. Pressed down. Shaken together. Running over. Amen. Ayan, wala kang lugi sa pagbibigay. Ayan, 1/4 lang yan. Ito yung timbangan ng mundo, madaya. Sabi niya, good measure. Ayan yung binigay mo sa Lord, oh, give. Lord, I give. Yan. Ito yung sagot niya. It shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Kaya lahat po tayo, susunod ng gusto. Hindi mo man kaya 1 million o 500,000 o kaya mo. Talagang alam mong dabi sa Lord yun. Ako hindi pa sapat ito. Pag nakuha ko yung trillion ko bukas, bibiling ko lahat yan. May bakante pa rin sa taas, bibiling ko lahat yun. Doon ko papaterehin yung mga delegate galing Mindanao. Doon sa taas, may building doon malaki. Sa tower. Dapat paniwalaan natin yan. Panahon ng kasaganaan ngayon. Hindi ko ito ginagawa para hangaan ninyo. Walang halaga itong pere, oh. May alikabok. Eh, pag nawa ko yung trillion ko bukas, eh, tapos lahat yan. Bibilay ko aeroplano, pasasakayin ko kayo libre, sa harap kayo. Eh, hindi masyado nagbibigay tatay, stock up sa likod. Pero nasa aeroplano pa rin. Dapat yan po tayo. Hindi lagi na lang tayo nag-iisip pagkano ibibigay ko. Kunin niyo yung tinuro rito kagabi, gaganda buhay niyo. Love never fails. Lalo na kayo mag-asawa.
Pag di nyo kinainturo rito kagabi, sayang yung pag-aasawa nyo at pagsasama nyo. Kunin nyo yan. Sisiguruhin kung gaganda yung pagsasama nyo. Kung maganda na ngayon, mas maganda pa siya bukas. Ngayon, oh. Ngayon na Luke 6:38 eh. Ganito muna natin to ilagay. Ito, kahit puyat ako kagabi, inayos ko talaga, hinanda ko siya. Kasi pag nangako ka sa loob, dapat tuparin mo. Hawak mo na yan eh. Proverbs 3:27-28, patatagalin mo pa. Ayan, magbigay ka. Ayan. Ngayon, binigay mo, 1/4. Ika'y bibigyan. Ayan, oh. Gustong takal, siksik, liglig, maapaw, walang sukat paglagyan. Oh. Ayan ang Panginoon, 1/4 lang yung binigay mo, 3 kilo yung binalik ng Lord. Tapos magdadamot ka pa sa Lord. Tingnan niyo ako ha. Ayan sabi ng Lord sa ating kagabi rito, tayo may transaksyong ekta-ektaryang lupa. Gusto niyang mapabilis yan? Ito, tanong lang Diyos sa inyo. Ba't niyo gustong mabenta yung mga lupa ng mga ekta-ektarya na yan? Ba't gusto niyo magkaroon ng maraming chapter ng mga negosyo? Ba't gusto niyo mag-abroad? Ba't gusto niyo mapromote? Tinatanong kayo ng Lord lahat, pati mga kapatid niyo sa ibang bansa. Anong dahilan niyo? Anong motibo niyo? Anong reason? Kung ang reason niyo raw po ay siya, karangalan niya, totoong pagpipinans ng gospel, hindi yung makapagbigay ka lang ng konti tapos sa'yo yung malaki. Hindi, no-honor ng Diyos yun. Mundi talagang ang dahilan ay ang Diyos. Sabi ng Salmi sa Psalm 118:25, Lord, send me now prosperity. First time po na nalangin ang Salmista ang issue po, pera. Send me now prosperity. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Padalan mo ko ng kayamanan, ng kasaganaan, ngayon. Siya po ba'y greedy sa Kim? At masabi na siya po'y mahal ng Diyos kasi ang dami niya ng pera? At masabi na ito yung will ng Diyos na ganap sa buhay niya? Ito to namang will ng Diyos, pero hanggang doon ka lang ba? Hindi, sir, niya po'y sobra doon. Ito po ang reason niya. Psalm 122:9, NIV version. Send me now prosperity, O Lord, because of your house. Hindi dahil sa sarili niya at pamilya niya o pangangailangan, kundi dahil sa bahay ng Diyos. And God said, tayong mga anak niya, kayo kinakausap kong lahat, pati mga kapatid Diyos sa abroad at buong Pilipinas. Kung gusto niyang mabenta yung mga itaitaryang lupa na yun na nasa kamay ng Diyos lahat yan, mag-expand yung mga negosyo ninyo, yung wealth ng wicked mapunta sa kamay ninyo, yung mga property nila tinayo, tayo po yung titira, sila yung nag-impok, tayo po yung mag-withdraw, sila yung nagtanim, tayo kakain. Kung gusto daw po nating maranasan natin yan, ang hangarin natin ay karangalan niya at kaligtasan ng kapwa natin. Na yung desire natin kung bakit gusto natin mabenta yung mga lupa na ikta-iktarya na yan para maipinans yung gospel. And the more you do it, the more God will satisfy you because He proving you a faithful steward. He will give you more. Eh, dapat noon pa daw natin ginawa yan. Eh, nalulungkutan doon. At si tatay, ang dami niyang binigay na biyaya sa mga anak niya, in-stack up yung pera. Ay, di nagsasuffer gawain. Dapat sasabihin sa ating ngayon ng marami na nagtuturo ng mali na, eh, kahit nagnanako ka ng Titan Offer, hindi ka naman pupunta sa imperyo. May consequences ka lang sa lupa. Wrong. Mistake. At kung gusto mo pang mas mabigat na term, wrong mistake. Anong may consequences ka lang sa lupa pag nanako ka ng Titan Offering? Ito, tama. Tuloy-tuloy ka sa impyerno, magnanako ng Titan Offering na walang stopover, tuloy-tuloy ka sa impyerno. Ang kausap dito. Hindi ba yung pagnanako, kasalanan? O, hindi ba yung sabi ng Romans 3:23, kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Tapos magtuturo yung mga pastor at pastora sa iba't ibang fellowship eh. Hindi, may consequences dito sa lupa. Ikaw, walang takot kongregasyon niya. Nakaw pa rin ng Titan Offering. Ito, tama. Kayong lahat na magnanako ng Titan Offering, mahal ko kayo, magbago na kayo, purihin ang Panginoon dahil tatapong alin sa impyerno, walang stopover, tuloy-tuloy ka ron. You see? Tapos purito yung kamay na gustong mabente mga itaitaryang lupa na yun. Nasa kamay ng Diyos yan, wala yun sa kamay ng kumpanya mo. Advertising agency o planning ng sino mang magaling sa company pinapasukan mo. Nasa kamay ng Diyos lahat yan.
marirelease ng mabilis yan pag nangako ka sa Diyos. Lord, send me now prosperity because of your house. Ay di, binigyan ng Lord yung salamis ng pampagawa ng Solomon's Temple. Ano sabi ni King David? I have given $4.7 billion for the house of God. At ito yung pinag-pray kong, God, send me now prosperity. He make me wealthy. He give me the money. Now, I use the money for the building of His temple. Ay ngayon, eh, papapray para ma-promote. Papapray para mabenta ektaryang lupa. Papapray para, I mean, gumanda yung trabaho sa barko. Magkaroon ng kliyente, customer, favor. Eh, ano binibigay mo sa Diyos? Iniisip mo, sarili mo lang, pamilya mo. Eh, hindi po, masaya ang Diyos nun. It must be for the honor of God. For the honor of God. Kaya dapat itama natin, motibo natin. Kunin niyo po yung tinuro ko po kagabi. Gaganda ang buhay niyo at pamilya niyo at maayos po kayo. Love never fail. Kaya kung meron sa inyo mga ngako na ganyan, saglit lang i-release ng Diyos lahat yan. Especially, we are building His dwelling place. Amen. Pero kung hindi po gagawin ng church yan, kahit anong marketing gawin mo dyan, stock up yan. Nasa kamay niya lahat yan. My God, your God shall supply all your needs. Walang ibang supplier siya lang. And believe me, walang diablo at mga demonyo ang sinamang pwedeng pumigil sa pag-release ng Diyos. Wala. That is the key. Ano sabi ng Ecclesiastes 2:26? Hindi ko lang bibigyan ng kaalaman, karunungan, kapayapaan, kagalakan ang sinuman, kundi ibibigay ko sa kanya yung kayamanan ng mga liko dahil nalulugod ako sa kanya. So yun po yung susi. Pag nalugod ang Diyos sa atin, hindi niya lang tayo ibibigay ng joy, knowledge, wisdom, peace, and so forth. And so ibibigay niya sa atin yung wealth ng wicked. Dahil pag sinabing nalulugod siya sa atin, ang ibig sabihin ng Diyos, kilala niya tayo ang after natin, karangalan niya, at kaligtasan ng ating kapwa, hindi pang sariling kapakanan. But gusto magkaroon ng bagong sasakyan, bagong bahay, sisawa ka na maglakad. Kagaya ng taga-ibang Pelosi, para masabing blessed na blessed ka, ito yung will ng Diyos, hindi poverty. Hanggang doon ka lang ba? How about His honor, His glory? Ba't mo gusto na maraming sapatos, relo, pagkain, baro, property, mapuno yung bank account mo ng pera para hindi ka mag-struggle pag kailangan mo ng panggastang, gandong ka lang ba? At masabing blessed ka? That God supply all your needs? How about His honor? How about the welfare of your neighbor, their salvation? That is the question God is raising. And God is saying, kung gusto niyong ma-release yung mga property na yun, mga ektaryang lupa na yun, pati komplikasyon yun, naayusin ko lahat yan, then, be concerned for my honor and be concerned for the welfare or salvation of your neighbor. Be concerned about my kingdom. Be concerned about my gospel, my work. Ayun po yung problema ng church. May nanay ito sa America at Singapore, mga ganyang aral. Eh, shallow lahat yan eh. Kaya marami puro ni prosperous in the name of greediness. Walang righteousness, walang... Alam na ibig sabihin, questionable po yung mga kalagayan sa buhay. Pera-pera. Kaya dahil pera-pera, pinera sila ng Diyos. And exclude. Amen. Eh, sinasabi ko sa Mindanao, dito mga anak natin taga Mindanao, kung bakit ganong katindi yung glory, ganong katindi yung mga prophecies, binibitiwan natin kayamanan. Pinatawag ko yung mga kapatid yung negosyante nung huling araw, puno sila ng glory ng Diyos, ng anointing to prosper, kasi nagbaw sila na, naintindihan nila yung revelation na, pag binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan, hindi para sa atin yan, para sa karangalan niya yan, at kaganapan ng kalooban niya. Eh, bakit niya pinaplunder yung mga Egyptian sa Israelite, Exodus 12:36. Ano reason? Para kanila yung ginto, kayamanan? No. Para itayo siya ng temple, tabernacle. Exodus 25:1-8. Yun po reason. I can't imagine, papayamanin ka ng Diyos. Wala kang appetite sa glory ng Diyos. Itatabi mo pero, istaka pang pamilya mo lang para masabing mahal ka ng Diyos. How about those who are dying? How about those who are going to hell? How about the dwelling place of God? How about the kingdom of God?
Ang unang-unang priority ng lahat ng pera natin, buhay natin, anuman meron tayo, karangalan niya at kaharian niya, wala nang iba. And to go otherwise, to do otherwise, is a mistake. That is not the gospel. That is not the teaching of Jesus. It is a deception. A man-made theology from the ambition of those who want more money using the pulpit down to the pew and to get what their congregation has from big amount to small amount for them to enjoy. And they will pay the price before God. Hello. Dapat yung puso natin sumisigaw ng para sa karangalan ng Diyos. Hindi tayo tumitigil hanggang hindi kompleto yung karangalan na ibibigay sa Diyos. Wala ka struggle dito. Sabi niya, walang pagpapaguran itong kinakalugdan ko. Mula sa joy, peace, knowledge, wisdom, and support, pati wealth ng wicked, ibibigay ko sa kanya. Sabi, ibibigay, hindi sinabing pagpaguran mo, pagplanuhan mo, paghirapan mo. Gawin mo lahat ng magagawa mo para sa mayroon, sabi niya, ibibigay. Eh, sila mo, no? Wala naman si sila mong pinagpaguran. Binigay lang ng Lord ng wisdom. Dahil ang hiningi niya, karangalan ng Diyos at kapakanan ng Israel. Inalok siya ng Diyos ng lahat ng kayamanan. Sabi niya, ang ibig ko po karunungan para mapamahalaan ang malaking grupo ng mga Israelitang iniwan mo sa kamay ko. Eh, sabi ng Diyos, 1 Kings 3, 1-14, eh dahil hindi ka humingi ng kayamanan o hiningi mo yung buhay ng mga kaaway mo, pagkawasak ng kanilang kinabukasan, ang hiningi mo para sa karangalan ko at kapakanan ng aking bayan na hindi mo hiningi ibibigay ko. At wala magiging pinakamayaman at pinakamatalinong hari sa buong mundo sa bawat panahon nang higit sa iyo. Pinagpaguran ba siya? Nabalitaan na mayayamang mga bansa, pati mga hari at prinsesa yung talino niya, nagpunta ng Jerusalem at pagdumating ng Jerusalem, daladala po eh, baul-baul ng mga kayamanan, nilalatag sa paning Solomon, hindi niya po hinanap, hinatid sa kanya. Wala siyang pinagpaguran. At yun po sinasabi ko, God said, I will give knowledge, wisdom, ibibigay niya libre. Pati wealth ng wicked, pag nalugod ako sa kanila. Again, wala masama magtrabaho. Trabaho ka sa barko, ano man posisyon mo dyan, pakahirap ka, araw at gabi sa laot. Mabuti po yung kaysa tamad ka. Saudi Arabia, Japan, Amerika, Europe, China, Macau, Hong Kong, Singapore, France, Germany, New Zealand, Australia, name it all, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkakaroon ka, marami kang paghihirapan at marami kang dapat gawing bago sa mayo. Pero kung susundin mo revelation, lalakaran mo, i-enjoy mo siya, ihatid ng Diyos sa iyo. Alam ng marami sa inyo noon niya, kaya lang problema nung sumagana kayo, binago niyo yung panuntunan niyo sa buhay. Nung nagsisimula kayo, alam niyo lahat siya. Walang puhunan, binigay ng Diyos. Walang pesto, binigay ng Diyos. Walang penente, binigay ng Diyos. Walang customer, binigay. Alam niyo lahat yan. Pero ang problema, nung na-pressure kayo ng mga pamilya ninyo, wala na. Binago niyo yung rules and regulation. Binago niyo yung patakaran ng Diyos. Dapat hindi. Ngayon sabi ng Bible sa Romans 15 verse 3 pababa, remember kung saan tayo nagsimula. Huwag natin kalimutan kung paano tayo sinimula ng Diyos. Dahil yung simula niya, pundasyon na yan, hindi mo na pwedeng baguhin yan eh. Amen? Parang building yan eh. Ang tatag ng building, wala sa galing ng mga karpintero at taas ng building natin. Ayo, ando doon sa tamang pundasyon. Nasa pundasyon lahat yan. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede natin ibalik yung panuntunan ng Diyos. Struggle kayo? Nako, wala walang mangyari. Wala akong turo na mag-struggle kayo sa buhay. Sabi ko, be satisfied. Ano sabi ng Job 36:11? If you will serve and obey me. Yan, dalawang word. Oh, serve and obey me. You will spend your days in prosperity and years in pleasure. Ito na po yan. End time. Prosperity. End time, pleasure, or satisfaction. Last yung pinangako, mararapture tayo rito, may utang, nag-i-struggle, pinutulan ng ilaw. Purihin ng Panginoon. Butas yung sapatos, malnourish, puro tagyawat yung mukha sa kakaisip at dami ng problema, puti yung buhok, yung noo eh, lapad. Tapos yung dami injection sa katawan, di na dialysis kasi sa kakaproblema eh, nasira na yung mga bato. At labarahan na yung puso sa dami ng iniisip. No, sabi niya,
Mararapture tayong perpektong malusog, nagliliwanag, napakayaman, puno ng kagalakan. Wala akong kausap dito, matagumpay, pinagpala, nabubuhay kagaya ng Panginoon. Eh, mababa na, Lord. Mabilis niya pong ginagawa ang lahat ng bagay. Nakalipas pong mga ilang buwan, naituro ko ito noon sa Bulacan, hindi ko na naituro rito. Sa mga polis ko ito naituro, eh, patungkol sa Pilipinas. Pero hindi lang Pilipinas ang revelation na ito, konteksto talaga nito, well transfer eh. 2008 ko ito pinarapis eh. Anong sabi ng Lord? The time will come, my son, tell my people, there will be a shifting, turnaround, and divine reversal of wealth. Shifting. Ano po yung shifting? Ito na oh. Yung kayamanan ng Europe at kayamanan ng West, nililipat na sa Asia, shifting. Sa Pilipinas. Turning around. Yung mga investor, dati doon nag-i-invest, nag-turn around. Yung mga investor, nag-turn around. They turn their back to Europe, to America, to London, and turn around then, what? To the Philippines. To Asia. Divine reversal. Purihin ang Panginoon. Pulubi ka ngayon, walang-wala ka ni-reverse ng Diyos, natulog ang pulubi, pagising mo, ang yaman mo, divine reversal. Hello? Naiintindihan niyo po yan? Iyan po yan. Alam niyo, ako, dami kong testimony, kaya lang, dapat kayo yung mapagpala ng gusto eh. Si tatay, nilalakaran ko yung revelation, kaya na-enjoy ko yung buhay ko. Hindi masama swelduhan mo yung mga pastor. Ang sabi ng 1 Timothy 5:17 to 18, yung mga elder daw, ang mga elder na tinutukoy po rin, mga apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, hindi yung mga elder na hindi full-time, nagtatrabaho, may sweldo, tapos bibigyan pa ng ministry. Eh, hindi po yun. Mali po interpretation nila. Kunin niyo yung tinuro ko sa General Santos ng dito, pinaliwanag ko po yung ibig sabihin ng lahat ng yan. Ang sinasabi rin, to be given double honor, yung pong mga nasa fivefold. Nagpapagal, nagtuturo ng tama. Mga apostol, kagaya ng pagpapagal ni tatay, double honor. Hindi lang irespeto yung position nila office, materially, i-bless ng husto, double honor. Amen. So, hindi ako against matanggap yan ng mga anak nating pastor at pastora. Yung ibang fellowship, bisweldo, mataas, nagdi-demand. Okay po yun, sila po'y worthy. Pero meron mas maganda pa ron. Sumunod ka lang, sumunod sa Panginoon. Hindi lang double honor ibibigay ng Diyos sa iyo. You are the most honorable mention. More than double honor, unending honor. Wala akong kausap dito. Amen. Kaya, ayan ang challenge ng Lord sa inyo at titatay. Eh, kahit pala tayo ng pre, mga ita-itaryang lupa na yan eh. Sinagot ako ng Diyos, pero hindi niya i-release ng ganyan lang yan. Malibang makaunawa kayo. Anong gagawin niyo roon sa proceed? Magtatay ka lang, mag-o-offering ka lang. Eh, kahit walang nabentang lupa, nagtatay, nag-o-offering, hanggang doon ka lang. Anong kausap dito? Eh, itong mga to, wala namang mga sweldo to, mga walang trabaho to, mga to, nagtatay, nag-o-offering to, hanggang doon ka lang, parehas lang kayo. Send me now prosperity, yung sabi ng psalmist, because of your house. Ilan naman prayer lagi ni tatay, Lord, give me the money. Yung pinangako mo ngayon na po, magbukas ngayon na, I want it now. Ginugroaning ko sa spirit yan, iniiyak ko araw at gabi. First time na nalangin ni tatay ng ganon, hindi kasalanan yun kasi ang desire ko, bahay ng Diyos. Bilyong tao sa buong mundo, dwelling place, dapat matira ng Diyos, maging bahay ng Diyos. Bakit hindi ko hingi institution? Eh, desire kay karangalan niya kaligtasan ng tao. Pero kung desire mo, kahit kubo hingin mo para sa sarili mo, huwag ka lang humingi. Kasi kahit phosphor, hindi kanya bibigyan. Sayang. Hindi man natin maluloko ang Lord. Ano sabi ng Galatians 6, verse 6, 7, 8, we cannot mock God. We cannot deceive God. We cannot. Kaya dapat nagpapakatotoo tayo. Ay naturuan po ng mali yung chat ng mga Amerikano at Singaporean at prosperity preacher eh. Hindi na po nasala yung motive. Ba't gusto mong yumaman? Eh, kasi para malaman nilang mahal ako ng Diyos sa totoo pangako na hanggang doon ka lang. How about the honor of God, the welfare of your neighbor? Ako, inaloka ko na noong 1988. Hindi ako humingi ng kahit ano. Hindi ko hiningi. Binigay niya, sobra pa. Puso, motibo.
Kaya lahat ng prayer ngayon, puro pangangailangan, hindi karangalan ng Diyos, kaligtasan ng kapwa niya. At pag hindi nasagot yung prayer ng mga so-called intercessor sa bansang ito, puro yan pa, doon sila makikita sa marcha, kasama ng religious people, nagmamarcha, laban sa gobyerno. Tamong kalukuhan lahat yan. Sasama ka pa dyan sa prayer meeting, magmi-member ka pa, kabaliw mo na. Again, kayo ang tatapos ng struggle niyo sa buhay. Kunin niyo yung tinuro ko doon sa AAP Chatter, sa Aguinaldo, 1,200 estudyante yung tinuruan ko roon. Ang pamagat niya, ending your struggle. Tatapos struggle niyo. It's more than salvation. Si Tatay Apostol, nangangaral ng salvation, pero pag ako ng salvation, living life is dating noon, pero ligtas ka pa rin. Malalim dating noon. Pero salvation. Pero malalim ang dating. Pero salvation. Kayo ang tatapos yan. Walang tatanggapin ng sino mang maliban ng Diyos ang magbigay. Wala. At yung ibibigay ng Diyos sa atin ay bunga ng awa niya at habag. At pagkaunawa natin na ito'y binigay ng Diyos, hindi para sa atin una sa lahat, para sa karangalan niya at kapakanan ng ating kapwa. Yun yung unang utos at ikalawang utos. At pag pinulpil natin yan, purihin ang Panginoon, masasatisfy tayo sa buhay. Amen. O si King David, isa edad niyang kabataan, bali wala kay King David na mamatay siya sa labanan. Ang importante, maidepensya niya ang Diyos. Eh, hinahamak ni Goliath eh. Ganun niya kamahal ang Diyos. Kaya nga pinanganak sa puso ng Diyos eh. Eh yung pagiging born from the heart of God ni David eh, hindi teaching eh. Lifestyle. At siyang pakialam, kahit mamatay siya riyan sa battlefield at pugutan ni Goliath ang ulo, importante, dinipensa niya Diyos niya. Eh, hindi pwedeng insultin mo yung Diyos na kahit sino ka pa eh, walang magsasalita. Kalukuhan yun. Hindi ka anak ng Diyos nun. Malala kang compromiser nun. Nakita niyo si Sedak, si Mesik at Abednego, pinakamakapangyarihang hari, si Nebuchadnezzar, dinipile nila dahil sa Diyos. Walang hari presidente o emperador o sino ka pa. Pagdating sa Diyos, makikipagbaka tayo at aharapin natin ang lahat para i-depensa ang Diyos natin kay sino ka pa. Hamakin mo yung Diyos namin, hindi po pwede yan. Kahit anong mangyari, kay may sandata ka pa, kay nasa posisyon ka, hindi rito pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, mahal namin ang Diyos namin at kahit anong mangyari, ipaglalaban namin siya, period. Because what we believe is not what you believe. Because you believe, might is right. That is what you believe. What we believe is this, right is might. Ang kausap dito. Amen. So kayo tatapos niyan. Hanap-hanap customer. Maghapon ka dyan sa mall para magantay ng bibili. Walang tigla distribution ng brochure. Hindi po ako against dyan, ha. Pero trabaho ng unbeliever yan. Parehas lang ngayon. Pag-alawin mo, Diyos, kahit nasa bahay ka, dadalang ka lang, Diyos, no? Hindi nga ako kayo halimbawa, ha? Ito, napakaganda po nito. Meron tayong isang dating anak. So, siya po ay nagtitinda ng mga kondominium, realtor, broker. So, nangako siya sa Diyos na mag-iika po, magbibigay. Eh, yun po yung basic, eh. Dapat meron pang hire doon. Yung makunawaan mong, kung ano meron ka, kanya lahat yan. Hindi ikapulang, kanya lahat yan. Yun yung hire doon. Kaya akala ng iba, pag nagbigay na siyang ikapo, yung lahat ng sobra kanya na yun, sa Lord pa rin yun. Pinapayagan ka lang niyang i-enjoy kasi sumunod ka, pero nag-ikapo ka o hindi, yung buong kabuuan ng meron kapati buhay mo sa Lord, lahat yun. So, nabilis po siya. Eh, problema nung na-bless, medyo hinangin yung ulo. Eh, lagi ko sinasabi, napaka-delikadong ma-bless yung sino man. Magiging hiring ka talaga. Pag na-bless ka ng buhay ka pa sa sarili mo at yung puso mo, hindi na empty ng greediness eh. Ay, di hinangin yung ulo. Hindi naman malakas yung pagkahangin. Kahit papano may hangin pa rin. Ay, di yumabang. Ay, di na umatin, puro negosyo, hindi na rin nagbibigay sa Lord. Eh di, bumagsak na naman yung buhay, baon sa utang. Eh di, syempre, sino maalala mo ngayon? Eh di, mga spiritual father at mother mo, yung dating tumutulong sa'yo. Eh di, tawag kay nanay, problema.
Eh, kami ni nanay, kahit matigas ulo, pag humingi ka ng tulong, tutulungan ka namin. Kasi wala nga magulang na nagtataboy ng anak eh. Mga anak lang talaga yung nagtatakwil ng mga magulang. Eh sabi ni nanay, alam naman yung totoo. Ang tawad sa Lord. Tapos magsimula ka uling mag-ikapot, magkaloob. Ibalik mo yung commitment mo. Realtor pa rin puro siya, broker. Pero baon sa utang, nag-iikaos. Ay di, sumunod. Bigay na naman ang ikapo. Maliit na halaga kasi wala naman ang kinikita eh. Wala nang biyaya binibigay ang Lord. E di, bumalik sa commitment. To make the long story short, naglalakad po siya sa Makati. Kababalik pa lang ha, araw pa lang. Mula sa backsliding. Eh, meron siya nakasalubong na Taiwanese something, basta Chinese. Eh, nagtatanong something na mabibilan ng mga property, condominium unit, kung saan. Eh, naabutan niya pa to ng brochure patungkol sa Lord. Eh, yung matanong, eh, sabi niya, I'm a broker, I'm a realtor. Nagkasalubong sa daan ng Makati. Oh, sabi nung Taiwanese, oh, ikaw yung hinahanap ko. So, to make the long story short, ah, on the spot, bumili po lang 20 condominium binayaran ng cash. 20 condominium binayaran ng cash. Saglit lang po, nakahawak po siya ng milyon na walang pinagpo. Ayan yung sinasabi ko. Hindi ka magpapakahirap paghapon, umaga, tanghali dyan na kung saan ka nakapwesto para maghanap ng customer, habol ng habol. Kasi alam niyo yung bahay namin, likod nun mall. Pag nagaya yung mga puko na kumain, punta kami doon. Yung dami nagtitinda ron ng mga condominium unit, mga lupa. Di ba may mga flyer yun? E pag nakita nilang well-to-do yung ayos, mupogi ka, tingin nila maya, hinahabol. E lagi kaming hinahabol nun. Sir, sir, sir. Mga condominium. Kahit saan ka pumunta, alam niya, ibig kong sabihin eh. Malalaking mga mall, lalo dyan sa May Ross Boulevard, dyan sa EDSA, dyan po sila. Hinahabol ka nila. So, ang ginagawa naman namin, tinatanggap, tapos sabi namin, may ibibigay din kami sa iyo, ito sa iyo, may bayad, ito wala. Brochure, exchange jeep. So, hindi ako against dyan eh. Kasama po yan sa negosyo. Pero, ang sinasabi ko, pag susunod ka sa Lord, hindi ka magpapakahirap kagaya nila. Ang sabi niya, I will give you. At minsan hindi po ako nakatiis. Sinaawa ako. Iba-ibang mga muka. Inupuan ko po sila. Sabi ko, pakidemo mo nga sa akin itong mga building na pinagbibili nyo. Ay, sir! Diyan lang po ito eh. Isa po ito sa pinakamagandang building sa buong Pilipinas. At yung flexible lang po, sir, yung term. Alam nyo naman, yung mga salesman, magagaling yan eh. Kulang na lang manila. Yung kabilang building, sira elevator nun. Pangit yung nilagay material. Sa amin, the best. Puro ganun. Siyempre, competition. Pero hindi naman na sinasabi literal na ganun. Kaya lang, siyempre, pag salesman ka, lahat sasabihin mo. Flexible, sir, yung term. Tsaka maganda po yung aming architect from Europe, ganyan-ganyan. Lahat. Yung aming interior decorator, ito po yung aming model unit. Ah, sabi ko, ba? O sige, upo tayo, upo. Tatlo yung pumalibot sa akin, upo. Sige, explain nyo sa akin. Nagsawa na po ako kasi hinahabol ka ng hinahabol eh. Inupuan ko. Pagkatapos nila, ako naman. Eh, ako, kung gusto nyo huwag magpagod, pakinggan nyo to ha. Nier ko po yung Lord, Biblical Principle of Economics, tinuruan ko po sila, tapos yung istorya. Question, have they accepted my teaching? Yes. Kasi malinaw eh. Andun pa yung anointing. Inupuan ko po sila. At sa dami po ng inupuan ko sa awat habag, binalikan ko yung iba. Kumusta na? Sir, salamat po. Nakabenta po kami ng unit ilang araw pagkaalis niyo. Alam nyo, ano una kong sinasabi sa kanila? Isa lang. Unang-una ha, commitment to God. Commitment. Now, watch me now. Maganda po nagtatayt at nag-o-offering tayo ha. Maganda po, honorable, blessed na tayo yan. But it doesn't mean to say na lahat ng pera mo ay nakakommit sa Diyos. Yung commitment na sinasabi ko ay higher po sa pagbibigay ng tithe and offering. Kasi yung iba, pag may problema na, nagnanakaw na. Ang commitment, may problema ka o wala, yung ano meron ka, nakatalaga sa Diyos, that is the difference. You see? Yan lang hinihingi ng Lord. Ano po sabi niya po sa
Proverbs 16. Alam mo ang sabi niya? Ito yung congregation masarap turuan eh. Walang gagayang G-Sagil kasi bukas yung isip at puso. Sensitive. Walang gagaya. At habang tinutra mo, nagliliwanag yung mga mukha, purihin ng Diyos. Tapos yung mga laman ng bulsa, umaalsa na, gusto nang ihulog sa offering bucket. Proverbs 16, verse 1. The preparation of the heart belongs to man. But the answer of the tongue is from the Lord. Yan. Pwede rin tayo magplano. Plan A, plan B, have a lot of plan in your life. But my Bible and your Bible tells us the approval comes from God. So, ibig sabihin, kahit anong plano natin, anong sipag, anong tiyaga, anong pag-aaral, anong exert ng effort, kagaya nila Pedro, mangisda na mangisda, professional fisherman, pag walang approval ng Diyos at wala po siya roon, walang mangyayari, yung iyong lambat, walang laman. That the answer of the tongue is from the Lord. Meron akong kaibigang pastor, daming libro, purihin ng Panginoon, tawag ko sa kanya, book is pastor. Ano yung book is pastor? Lahat ng turo galing sa libro. Grabe po yung libro niya. Ganito kakapal. Minsan dinalaw ko po siya kasi dinidisciple ko noon yun eh. Nung lumaki yung ulo, hindi na nakikinig. Patras na yung lakad. Sabi niya, Posel, puro ka nalang glory, puro ka spirit-led. O ito, basahin mo to management. Grabe, management. Dapat alam mo yung mga short plan, long plan na yan. Sabi niya, ako may short plan, may long plan ako. O ito, basahin mo to ikalawang libro. Magagaling itong mga planner na to. Praise the Lord. Kinuha mo, tata, hindi. Binuksan ko po yung Bible ko. Ito, pinabasa ko sa kanya. The preparation of the heart belongs to you and to those who write this book that you offer to me. But my Bible and your Bible tells me the answer of the approval comes from God. Hindi ko kailangan ng short plan at long plan, short term at long term. Ang kailangan ko ay God's plan. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao rito. You see? Eh, sinasabi ko, ang dami nagbabayad ng milyong-milyon para sa mga seminary speaker sa malalaking hotel, ginagawa 5-star. 1 hour magtuturo, $1 million yung kinikitang pera. Eh lang, ituturo mo. Ako, gawin nilang speaker, kahit walang bayad, sisiguruhin ko sa kanila, itong birthday ito, magpapayaman sa kanila. So be committed to God and to His plan. And then have it all. Ang sabi ko, be committed to God and to His plan, and then have it all. How many times I use this and I will say this again. Si tatay, hindi nakatapos ng high school, ngayon na lang gumaganda English ko. Kasi paglalabas na ako ng Pilipinas at English yung turo ko, pinagaganda ko na eh. Kaya kayo yung aking training ground. Ito na ako. Yung mga pinapayuhan ko, mga justices, mga congressman, mga mayor, governor, negosyante, matatalino po sa akin nag-aral. So, ang ibig sabihin, meron akong karunungang higit sa kanila at meron akong alam na sobra sa kanila. Idagdag pa na yung Diyos, kakampi ko, panalo ko. Eh, itong mga seminar na to, hindi ka makakapag-negosyo pag wala kang pera. Kahit maganda po, tinuturo nila sa mga hotel na yan, na sila speaker, hindi ka makakapag-negosyo pag wala kang pera. Kailangan mo ng relationship sa mga negosyante at ang tawag po doon ay networking, people connection, people working together, people working, networking. So, wala kang puhunan, wala. Pupautangin ka nila, maliit yung tubo at para maging kasama ka rito sa kampanyang ito, kinakailangan, mag-share ka, yung share sa pistak, mag-member ka, misan, 6,000, 7,000, 8,000, hindi po pare-pares magkakaiba. Pero anyway, meron kang i-invest. Eh sa Diyos, kahit wala kang puna, bibigyan ka niya. Hindi mo kailangan mangutang, wala kang customer, tadalan ka niya. Ano ninyo yung testimonyo rito ng isa niyong kapatid? Hindi ba taga Negros yan? Napatira rito sa malapit sa atin? Eh di ba naaya, naka-attend dito? Eh tapos eh, bagong-bago eh, nag-persport din niya, alam, persport din siya. Eh nagpipray siya, magkaroon ng negosyo. Di ba binigyan siya dyan sa tapat lang natin? Di ba? Wala siyang punan, ginawa siyang manager muna, tapos co-owner. Wala siyang punan, yung mga naulan sa kanya nagagalit. Ano magagawa niya eh, malakas siya sa Diyos.
Hindi ko sinasabing mali tinuturo nila sa secular, but it's a very hard way. When God bless you, the way of God is the easiest, fastest, safest, secure, satisfied way. I mean, it is not by might nor by power. Naasama mo, talino ng speaker. Isulto sa Diyos yan. It is not by might nor by power nor your education nor your being a cum laude but by my spirit, says the Lord. Oh, ayan mga magician doon sa Egypt. Tatalino naman ngayon. Hindi ka pwede mag-Egyptian malibang scholar ka. Oriented po sila sa education. Meron pala kapagpaliwanag ng panaginip ni Pero? Wala. Si Joseph, purihin ng Panginoon, hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng kuleyo. Hindi ko nga alam, wala kapag high school po yan, Diyos ko, kasi 17 ang makulong yan eh. Walang naintindihan. Ex-convict pa, bilang mo credential, galing sa kulungan. Na sino nagpayo sa hari? Siya, kasi mas matalino yung Diyos na sumasa kanya kaysa masasamang espiritong nakatera sa kanila. Kaya ito na lang, kung nakalimutan nyo, ano sabi sa atin ng Lord last year? I will give you 10 times better than the world has. 10 ulit daw po na meron ang mundo. Meron silang talino, 10 ulit ibibigay sa atin. Ito po executive officer, multimillionaire sa Amerika. God said, 10 ulit na karunungan meron silang ibibigay ko sa iyo. Ano po ibig sabihin, 10 ulit? 100%! How about that? Eh, ako yung hindi ako tinawag ng apostol. Grabe po yung negosyo ko. Wala pong higit sa akin. Buong mundo pa yan. Kasi yung talino ng Diyos nasa akin. Kaya sinishare ko sa inyo kasi kayo yung tinawag dun eh. Ang reason, you have to finance the gospel, commit what you have to God. From your life and to your everything. At huwag kang matakot. It's the Father's pleasure to give you the kingdom. Enjoy ka na rito, enjoy ka pa roon, at enjoy ka pa habang panahon. Woo! Amen. Makita niya lang nating engineer, eh taga Surigao yung pamilya niya, eh. Hindi naman taga Rojas Palawan yan, hindi naman taga Palawan yan. Dinala ng Diyos doon. Nami pang magagaling doon, pero po siya yung head. Siya yung nag-ayos lahat. Eh puso lang yan, kita yung puso yan. Taga Rojas Palawan yan, nag-aeroplano, siya pa namamasahe. Hindi kagaya ng taga-ibang fellowship ng mga Kristiyano, purihin ng Panginoon eh. Alam na nga nagpapagawa ng libre yung church eh, kung maningil, sobra. Alam nga nila na yung binabayad doon eh, galing sa sacrificial eh, kung maningil, mataas, ninanakawan yung Diyos. Eh, dito sa taga-Orta ng Mala, walang ganon. Eh, kahit di ka magsalita, grabe kagalakan sa puso ko. Alam ko, ang Diyos yun, tuwang-tuwa. Mag-expect siya at kayong lahat kung ganyan ang puso niyo sa Diyos. Walang tigil. We're going up, up, up. Eh, natugtog pa yan sa chart natin sa Rojas. Elder yan doon, engineer, committed. Pag wala yung pastora, siya yung nag-aayos ng gawain, nauutusan yan. Nasisigawan pa minsan yan. Pero sunod ng sunod. Eh, sa ibang fellowship, purihin ng Panginoon. Pag-elder, mataas pinag-aralan eh. Nagalitan ako ni Pastor. Kudeta! Pinyensyal. Eh, sa atin, wala. Hawak yung aral ni tatay. Malalambot yung puso. Marunong gumalang sa authority. Amen? Grabing commitment. Ako, nakita ko commitment yan. Eh, panay, biyahe natin pala. Kita ko yan. Nauutusan. Gitarista pagka-Linggo, engineer pagka-Lunes. Siya yung nag-uutos sa mayor. Pagdating sa dyan, pagka-Linggo, siya inuutosan. Ayan, mga taga-oras ng Himala. Kaya kasama sa commitment, humility, yung pag-aamin ba na without God, you can do nothing. Sa lahat ng bagay. Eh nangyari sa marami, umasa sa Lord. Nung naghihirap, nung mayaman na, umasa na siya sa lakas. Kala niya, nagpayaman sa kanya yung hapon, yung mula nagbigay ng pwesto, yung prayer ng pastor nakakalayas dun sa mga paninda niya. It is not so. It's God. And your heart that decided to be committed to God, come what may, season or out of season, or any situation.
Amen. Kaya kang pagpapagurat. Eh, Joseph, oh, Prime Minister, galing sa kulungan. Kaya sabi nga na, Lord, yung talino ng mundo, 1 Corinthians 1:26 po ba, baka mangamangan sa kanya eh. Tapos maraming challenge ngayon, manahas sa mga pastor, nangungopya ng talino ng mundo. Ngukopyahin natin to, kasi ito, yumaman to, laki sa hirap to, work student to, galing to sa Islam ng tondo, ngayon, bilyonaryo na, kopyahin natin buhay nito. Ito, taga-taipan to, ito, mahirap to, dati nagtitinda lang to ng taho, ginagawang gabi yung araw yung gabi. Susipag to, kopyahin natin to. Rihin ng Diyos. Hindi nakopya mo rin greediness nila, hindi sinisweldoan yung mga trabahador ng tama, kinopya mo o hindi. Yung corruption nila. Si Jesus, kopyahin mo, walang corruption, walang contamination. Wala akong kausap dito. Complement lang, comport. Kasi, kaya, tuloy natin. The preparation of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Yun daw pong gawa natin sa ating mga mata, tama lahat eh. Talino tayo sa mata natin, pero ang sabi na yung tinitimbang daw po niya yung ating mga espiritu, yung ating mga puso. At nung tinimbang tayo na Lord, ang sabi niya, tinimbang kita anak, kulang ka. Kulang. Pero sa paningin mo, tama ka. Kasi yun yung tao eh, pag matalino ka, lahat ng ginagawa mo tama, hindi ka pwedeng turuan. Profession mo to, alam mo to, matagal ka na sa field of profession na to. Dito wala na lumaki, minalat to sa mga magulang mo. So, para sa iyo, tama. But your Bible and my Bible tells us, tinimbang ka ng Lord, kulang ka. Iba yung panuntunan niya sa panuntunan mo. Sa kanya ka sumama, panalo ka. Anong sabi niya sa Isaiah 55:8-12? Your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Your plan are not my plan. Ay di, napahiya yung kaibigan kong pastor, tahimik. Sabi ko, mapakapagod ka magplano, dahil mong plano. Ako, isa lang plano ko eh. Ano yon? The plan of God. You see? Yan ngayon, yun ang ina-apply ko sa buhay ko. Sa pagpapalaki ng pamilya, pag-aalaga ng kaisa-isa kong asawa, period ako, kayo talaga, mga asawang babae, pag di kumuha yung mga asawa niyo lalaki ng tinuro ko kahapon, kunin ninyo yung turo ko, iparinig niyo sa kanya. Pakinggan yung dalawa, parehas kayong mapapagpala. Hindi pang lalaki lang, hindi pang babae yan, pang mag-asawa yan. At ang mag-asawa, hindi si Jimmy tsaka si Jaime. Ang mag-asawa, si Jenny at tsaka si James. Kunin nyo yan. Huwag kayong manghinayang. Tatay, manonood dala ko sa Facebook. Hindi ko pinalagay sa Facebook. Sa Facebook ka na lang nakaasa. Sobra tipid mo. Amen. Nawaan nyo po yan. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Alam ko sinasabi ko, galing ako sa kalsada. Hindi nakatapos ng high school. Yung English, more than perfect. Normal to abnormal, but supernatural. Ito ko. Anong ki? It is not by might, nor by power. I live a life of total dependence on God. Buhay na inasa ang lahat sa Diyos. I depend on God for everything. It's not by might nor by power. Sa pagtuturo sa lahat, yun din si nanay, mga sinusuot ko, bigay ng Diyos sa kanya yan. Nanay nagpipray, Lord, ano pong bagay sa lingkod mo? Ito na si nanay, mananaginip na yan, may vision na yan. Para ng computer yung isip ni nanay, pinipicture na ng Lord sa kanya yan. Lord, sino po tatahi? Ito na, mga pangalan. Bibigay niya na. Si Medi, si ganyan pa, si ganyan pa. Lord, saan po ako bibili? Pipicture na ng Lord. Hindi naman mahirap kausapin ng Diyos. Yung Diyos, sumasagot, tribulto, hindi kahit sipain mo. Hindi lang kasi tayo natuto magtanong sa Lord eh. Lalo na ngayon, may mga Facebook, may mga cellphone. Dito na po tayo nag-rely. Nakalimutan na natin ang Diyos. Hindi mo makikita si Jesus sa CNN, sa boxing na ko. Sa balita ng mundo. Makikita mo si Jesus sa bahay niya, sa mga lingkod ng Diyos, sa salita niya, at sa iyong personal deep communion with much commitment to God. Amen. Yan.
given, it shall be given unto you. Ayan o. Oh. Yung binigay mo, you give. Sabi ng Lord, it shall be given unto you. Grabe, no? Ito, talino ng Lord to. Tinuro niya sa akin sa bataan to eh. Timbangan yan eh. Good measure eh. Ayan, you give. And Jesus said, Luke 6:30, it shall be given unto you. Ayan. Press down. Shaken together. Running over. Kita mong bigaya niyan? Sinulugi. Ikaw ba o ang Diyos? Nino? Eh, yung gagawin mong pangmumuhay yan, iko-commit mo kung ano meron ka sa Diyos, purihin ang Panginoon. Tapos yung kalungkutan mo at welcome, maliligayang araw mo hanggang rapture. Tapos. Perahin na po natin to ngayon. Ito, pera, papel, may alikabok. Eh, mga magnanakaw lang tayo tino-offering sa abroad. Ayaw bitawan yung kanyang, ewan ko magkano inipon niya ron. Mula sa pagnanakaw lang tayo tino-offering. So, nakakalungkot sila yung nawalan. 100,000 po ito. I give to God. Yan. Luke 6:38, sabi niya, give and it shall be given unto you. Good measure. Press down. Shaken together. Running over. Sinulugi. Ako ba o siya? Eh, sabi niya, oh, give. I give. 100,000. Sabi niya. Ako, nagtatight ako, ha. Nagbibigay ako sa TV. Bawat katapusan ng buwan, nagbibigay ako sa television. Hindi ako nagbibigay ng 10,000, 15,000. Hindi ko na sasabihin sa iyo, magkano binibigay ko. Nagbibigay po ako monthly po yan sa television. Nagbibigay ako sa mission. Pag kulang yung pera ng mission, ako po nagbabayad ng eroplano. Lalo na kasama ko mga alok, mga hotel, pati pagkain po namin, pagkulang. Mission of Love, nagbibigay ako. Naglalabig ako sa mga pastor, sa mga full-time. Mamaya, marami na naman akong papapilahin dito mga full-time. Bibigyan ko ng love gift kasi natutuwa ako sa kanila. Hello. So, lahat ng bigaya, nagbibigay ako. Hindi ako nagbibigay sa dwelling place kagaya ng ginagawa ng iba, pero ninakaw sa tithe and offering. Iba yung tithe, iba yung offering, iba po ito. Kaya the more you give, the more you receive. So, yan po yun. Sabi ni Jesus, Luke 6:38, give. So, yes, Lord, I give. Ito yung sabi niya, it shall be given unto you. Good measure. Press down. Shaken together. Running over. Oh, wala siyang sinabi hindi ibabalik. Ang sabi niya, ibabalik, sobra pa. So walang lugi sa pagbibigay. Pag pinamuhay mo ito, mararapture kang sobrang yaman. At ang reason ko rito, pag-ibig, hindi dahil ibabalik niya, kaya ako magbibigay. Yun po yung pangit na motibo eh. Nagbibigay ko kasi mahal ko siya at kahit hindi niya ibigay, okay lang magbibigay pa rin ako. Kaya lang, ibabalik niya talaga kasi nangako siya eh. Tapad siya. Kahit wala ako option kundi tanggapin yun. Pero kahit hindi niya ibalik, ibibigay ko pa rin kasi ang reason ko, hindi dahil tatanggap ako, kundi dahil mahal ko siya. At kulang pa ibibigay ko bilang tumanaw ng utang na loob sa kanya dahil niligtas siya yung kaisa-isa kong kaluluwa at ng pamilya ko, tayong lahat. So yun po yung tamang motibo. Hindi kagaya ng nasa Amerika, nagbibigay kasi tatanggap. Walang pinag-uusapan pag-ibig doon. Ang pinag-uusapan doon, greediness. Aliwanag po ba yun? Love never fail. The reason and the foundation, so the expression is love. Wala pong iba. Now, 1,000,000 po ito. Paano to ngayon? Nagbigay po ko sa dwelling place ng 1,000,000. Sabi niya, give. Ito. Dati hindi ka nawawala ng pera. Hindi ka nga pwedeng mawalan pag nagbigay ka. Kasi sabi niya, pag nagbigay ka, bibigyan ka. Yung nawawala, hindi nagbibigay ng tuloy-tuloy yun. Kaya nawawalan yun. Imposible yun. E sabihin ng marami, eh tatay, malaki yung naibigay ko, sobra na sa budget ko. E di lalong hindi ka mawawala, mas lalaki yung ibabalik sa'yo because what you sow, you reap. Kaya, hindi po totoo yun na bigay siya ng bigay, nawalan siya. At kasi bigay na siya ng bigay ng malaki, naubos na yung tinatabi niya. Kalukuhan po yung wala sa Bible yung kasinungalingan yun. The more bigay ka ng bigay, the more tatanggap ka ng tatanggap, palaging sobra sa binigay mo. So meaning to say, hanggang nagbibigay ka, hindi ka mawawalan. Now, ang reason ko pag-ibig, kay lahat ng meron ako, ibibigay ko sa Lord.
Wala akong pag-aari dito. Itong ministry sa Lord to. Kung meron may ambisyong mga anak ko na palitan ako rito, kaya nila yung gagawin ko. Kanila na ito, bukas magre-resign ako. Sila yung spiritual director dito. Totoo po yun. Sila na yung makita sa TV Toronto. Wala akong aalisin dito kahit ano. Magtatayo ako ng bago. Kung saan ako tadali ng Lord, kahit simula ako sa bundok. Basta kasama ko ang Lord. So, ganun ako sa Diyos. Hindi ako alipin ng mga karangalan ng mundong to. Ako. Nagsimula ako sa wala. Ako eh, babalik sa Lord na walang dadalhin dito. Ba't ako magdadala rito ng bahay? Eh, meron na akong kaharian doon. Ngayon ang Panginoon, sasakyan dito, gagasolinahan mo pa, may driver pa, nababangga pa. Eh, sasakyan mo rin, chariot pa, walang gasolina, nagliliwanag pa. Dito eh, kahit na humanag pa ng escort, kahit na private security at mga detective, purihin ang Panginoon, kakamali, natutulog yan. Minsan, i-disciple mo pa yan. Pag napagalitan mo pa yan, baka bariling ka pa niyan pagtalikod mo. Eh, purihin ang Panginoon dito hanggang sa langit, gwardyo mo, mga anghel, walang bayad. How about that? Dito eh, yung konting ginto, eh, pinapag-awayan. Dinadaya ng bayaran yan sa pawn shop. Eh, sa langit, nagkalat ginto. Bilo mo, tinatapakan ng sapatos mo pag may dumiya, kinakasang mo sa ginto. Diyos ko naman, sarap na buhay yan. Tapos dito, bago ka makakain, magluluto ka pa. Kung ayaw mo magluto, kumain ka sa labas, magbabay ka pa. Eh, doon pagising mo, eh, ito na yung buong lamesa, sigising yung katabi mo sa almusal, tangal yan, puna! Now, nag-tight na ako ha. Nagbigay ako sa TV at radio. Nagbigay ako sa Mission at Mission of Love. Ay, hindi nga sapat yung pera sa Mission of Love, pero aalis pa rin ako. Kasi yan naman si tatay, hindi naman bago sa inyo ito. Ito na ako nang makilala niyo ako eh. Ako yung taong kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng pigilin. Para mapigil mo ako, patayin mo ako. It's impossible yung mangyari yun. Because God is with me. Wala akong kausap dito. No one can touch me. 1 million binigay ko sa dwelling place. Pag binalik to ng Diyos, gano'ng karami to? Kahirap bilangin ito. At ito, itong mga to, dadaling ko to sa buffet restaurant, sa 5-star, papakainin ko to sa Rose Boulevard, isasarado ko yun, purihin ng Panginoon. Hindi ako nagpapatawa. Eh, babalik niya eh. Kahit ayoko, ibabalik niya kasi integrity niya yan eh. Ang reason ko pag-ibig, ang reason naman niya, integrity. Nangako siya eh. Ay, isang araw, kaya magulat na naman dyan. Hulog ko na naman dyan, 3 million, 5 million. Hindi pa tapos dwelling place eh. Di bigay ako lang bigay. Eh, magkano ibabalik niya ito? Isang araw, purihin ng Panginoon. Anong ginagawa mo, tatay? Naghaharap ako rito ng may utang at babayaran ko yung utang para matapos na yung utang niya. Ipapagawa ko ng pera. Totoo po yun. Bahala kayo kung gusto niyong isipin katotohanan po yun. Nakakairiyan sa abroad. Tayo na natin dwelling place. Ganun nating patagal. Eko, excited ako hanggang yung Espiritu ng Diyos sa puso ko eh, nananabik. Hindi ko pinapayagang mamatayan. Yan yung dapat nating gawin eh. Pag yung Espiritu ng Diyos nagmamadali, sumabay tayo ron. Huwag tayong mabuhay sa nakikita natin. Kung ikaw leader, kagaya ko, gawin mo yung nararapat. Kung ikaw naman yung mga anak natin, pastor, sa mga chapter, napagkati walang extension ng buhay namin na lodat ng ministry ng amin ni nanay, gawin mo yun. Kasi ikaw papatayin yan. Sa kabagalan mo, papatayin mo yung dreams ng Diyos. Eh, papalitan ka niya nun. Panaginip niya yun, pangarap ng Diyos yan eh. Plano niya yan eh. Huwag mong patayin. Sumunod ka. Sinanay nga, 500,000 niya nga niyang pledge eh. Hindi ko alam kung kailan niya ibibigay. Baka bukas, 1 linggo. Bibigay niya na rin yun. Hindi ko tinatanong kung saan siya kukuha ng pera. Alam ko, nagbibigay siya. Hindi rin siya nawawala ng pera. Umiyak nga si nanay rito kagabi eh. Nung nagpe-perform yung mga full-time, sabi niya pa, iyak ako lang iyak. Sabi ko, may iyak, love. Sabi niya, kasi, nausap ako ng Lord. Sabi niya, ako na sinabi sa'yo. Kasi alam ko, pag Lord, lang salita kay nanay, talagang yan siya eh. Kasi asawa ko siya, kilala ko siya.
pagpapalain daw niya yung mga full-time ng wisdom, sabi ng Lord, pagpapalain niya. Hindi ko alam kung paano gagawin yun, pero pagpapalain niya, galak na galak yung puso ko. Praise the Lord. Eh, sinabi na rin sa akin ng Lord yun, inulit lang sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. So yan. Let us pray, let us fast, let us give. Kagaya ni Cornelio, si Cornelio may memorial sa Diyos kasi sabi ng Bible, si Cornelio nagbibigay, nag-aayuno, nananalangin. Hindi pwedeng nag-aayuno ko lang nananalangin, hindi ka nagbibigay, naglanako ka ng 13 offering. At wala ko alam na naglanako ng 13 offering na faithful sa prayer and fasting. Wala. Ano ba ang memorial? Something to remember forever. Yan po yan. Nakatala sa langit yan. May CCTV camera rito from heaven. Naka-record sa langit. Amen. So, I am closing. Your future is greater than your past. No one can stop you from enjoying your future that is greater than your past. Why? Because God have sealed your glory days. At habang ako'y nagsasalita ngayon, thank you Holy Spirit, damandama ko na naman yung anointing to prosper, yung anointing na nakita ko roon sa Mindanao na minultiply niya po yung laman ng bakit ng milyong ulit. At naalala ng taga Mindanao yan, ang sinabi ko sa Mindanao noon sa Genesis, ako'y nakita ko yung bakit minultiply na Diyos yung laman ng milyong ulit, hindi nauubos. Gaya ng 2 Kings 4:1-7. Kaya ako, may pledge ako, hindi ko ibibigay dito. Hindi lamang, wala akong dalang pitaka, pero ayoko magbigay ng basta-basta. Naalala niyo yun? Ayan na. Dahil sa Bataan, inuulit ng Lord sa akin. Dalawang araw ako sa Bataan. Araw-araw niya akong dinadalaw. At nalagay sa mind ko, 1 million. Ayun na yun. Inintay ko yun. Lord, dapat pag magbibigay kayo ganyan, hindi hulog lang kayo ng hulog. Ayan, mga taga-Mindanao, saksi ko. Hindi ako nagbigay kaagad nung nasa Mindanao. Sabi ko, hindi ko magagawa kasi grabe yung nakita ko, multiplication ng pera, milyong uli kong nakita at hindi ako pwede magbigay ng padalos-dalos. Tatanungin ko ang Diyos. Eh, nasa Bataan ako, nilagay niyo sa heart ko, son, 1 million. Oh. Kahit wala kang pera, pag nag-utos ang Diyos, bibigyan ka niya, sumunod ka. Kahit wala kang hawak niya, mag-pledge ka. Lord, pag nabenta po itong lupa, itong 90%, itong lahat, mapatid mo lang, ibibigay ko sa iyo lahat at huwag kang magtaka sa susunod, mas marami ang ibibigay niya sa iyo. Amen. Tayo na po natin dwelling place. Magkaroon tayo ng sama-sama excitement. At dapat next year, tapos na po yan. At nandoon tayong lahat, kahit na wala na tayong problema sa oras, wala na magpapalis sa atin, wala nang maniningil, wala nang mandaraya, at wala na po sa ating magsasabing, ako na babayaran yung sa youth camp. Kasi wala pa akong pera ngayon. Kahit wala kang pambayad, be there! Amen. I close. We are living in the season of great harvest. At yung sinasabi ko sa inyo, matagal ng prophecy na ayaw na rin na makalimutan niya. At ito po yung aking advice, mga anak. Araw-araw, basahin niyo mga prophecy ni tatay sapagat yan po'y ginagawa niya araw-araw. Kaya nga, muli, kung wala kayo nito, magkaroon kayo. Kung meron na kayo, basahin niyo paulit-ulit hanggang maipanganak ninyo ang revelation. Woo! Nakatayo na ang aming dwelling place! Sabi nga ng ating anak na yun na nag-break ng 40 days nung last Friday, sabi niya, tatay, nakita ko po si nanay, charili ko, nasa magandang lugar. Sabi niya, ang daming punong gaganda, gaganda ng building. Sabi ko sa inyo, tatay, sa tingin ko po, yun yung dwelling place natin. Amen! So, huwag po nating sayangin. Tayo pong lahat ay tumayo, nakatayo na siya. Napakayamang ministeryo. At habang ako po'y nagsasalita ngayon, nakikita ko na naman, nagbabaan na naman ang mga anghel sa langit. Hinahatid na naman ang kayamanan ng langit, mga liko, kay tatay at mga taga-oras ng Himala na ibibinal sa gospel. The longer the way!
waiting, the greater the blessing, the greater the sacrifice, the greater the harvest. It's harvest time. Magtaas po tayong dalawang kamay. Nakita ko na naman, nag-multiply na naman yung ating mga tinatangkilik. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. All hands lifted up, please. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want. And Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Lift your voice, follow him. Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love.
God eternal throughout the earth in heaven above. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth in heaven. Bless him. Unahin ko po muna rito yung pag-release ng tremendous anointing of multiplication after multiplication of possession. He said in Hebrews 6:13-14 to Abraham, "In blessing I bless you, in multiplying I multiply you." Ang totoong bless, ang tinatangkilik niya ay nagmumultiply. There is an increase. Yan ang totoong bless. Sila ang nabuhay sa bukas na langit. Mula sa wala, ngayon ay umahapaw sa biyaya. Mula sa struggle, patungo sa satisfaction. Mula sa poverty, patungo sa prosperity. Mga anak, matagal nang naka-release ang gusto nating matanggap. It's already here. We are living in the season of great release, great harvest. Tayo lang talagang inaantay niyang sumunod. Now, anong gusto niyong gawin sa Diyos? Pag nabenta yung mga lupa na yan, yung mga pinagbibili niyo. Pag na-promote kayo, umulad ang mga negosyo niyo, anong gusto niyong gawin? Pag ang after niyo ay karangalan ng Diyos at kapakanan ng inyong kapwa, ang paglaganap ng kanyang kaharian, kagaya ng psalmist, "Send me now prosperity, Lord, because of your house. Not because of me or anybody, but because of your house, your glory, your honor." And God gave him billions upon billions of dollars. Because God honor our desire if our desire is to honor God.
to glorify God. And the welfare of our neighbors. It's a matter of commitment, decision. Alam man ang negosyo mo ngayon, maliit o malaki, ano naman yung gusto mong ibenta, gawin o tanggapin o nasain sa Diyos at alam mong ito'y will niya. You know it. You are not ignorant about His will, you know it. Then, just come forward and make a vow. Lord, pag ito po'y binigay mo, kagaya ng psalmist, anong gusto mong gawin sa Diyos? I will finance the gospel. I will support the mission travel of tatay. Ako magbabayad ng ayaw kong bayaran. Hindi ako titigil magbigay na magbigay. Ibabudget ang sarili ko para sa iyo. Hanggang dito po sa dwelling place, I am available, willing, and able. Kung meron pa po kayong gustong ipangako, kung yun po yung heart nyo, and you believe the revelation today, dahil siya po'y totoo, just come to the front and make a vow to God. When you do something for God, God will do something for you. Not because nabibili ang Diyos. It is not so. Because God is looking for your love, faith, and obedience. Yan ang kailangan ninyo. And I will pray. That the favor of heaven come to you. Oh, it's more than being blessed. It is blessing turned into wealth. And let me remind you, my dear children, huwag po tayong mangangako sa Diyos na kagaya ng tao. Ito pa rin natin ang pangako natin. Nakakalungkot, marami kayong mga kapatid, sana hindi kayo. Nangako sa Diyos, hindi naman tinupad. Ano yung kakalimutan, hindi kanya pinapasa sa bar examination ng walang reason. He wants to use you. There is a great reason. Hindi kanya ginawang military ng walang reason o ng police. Hindi kanya ginawang negosyante, ginawang sima pinag-abroad. So, kung ano meron ka ngayon, galing sa Diyos, may dahilan. Know it. Be committed to it. Use it for the glory of God. For the welfare of your neighbor. And be satisfied. And let me repeat Job 36:11. If you will serve and obey me, you will spend your days in prosperity and your years in pleasure. Don't limit God. Talk to the Father before I pray for you and release the anointing. For it is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. At bumaba ito sa lahat ng chapters natin, here in abroad. Let everybody receive it. Isa na ayak po si tatay, nagpapakahirap. Mga anak ko, mga kapatid sa abroad, trabaho ng trabaho. Gustong lumaki sweldo, nagre-reklamo. Ayaw naman sumunod. Tinutulungan mo na. Nagnanakaw pa ng tithe. At pag nag-tithe na kayo, magbigay sa TV at radio. Nakakalungkot. Lahat na ng parang ginagawa namin ng Lord, pero ayaw sumunod. Matigas yung ulo. Pero gustong sumagana. How can you reconcile that? It's a burden indeed. A great burden on our part. A great burden. Be honest to the Father. He's a good loving Father. Kung magpipray kayo, lagi yung sabihin, mabuting Ama. At yan yung sinabi niya sa akin sa Jensen. Pag sinasabi niyo ako'y mabuting ama, lahat ng kabutihan ko'y dadating sa inyo. Don't just say my Father, my good loving Father. Because God is a loving God, a good, good God, a gracious Father. May pinag-uusapan dito kung ano pinagtapusan mo, kung sino ka o saan ka nag-aral. Ang pinag-uusapan dito ay puso mo sa Diyos. Kung sabi niya, bibigyan ko ng karunungan, bibigyan ko, kaalaman, kapayapaan, gagalakan, tagumpay, kayamanan ng mga likong kinakalugdan ko. Bibigyan ko, hindi mo paghihirapan, hindi mo pagpapaguran, bibigyan ko.
Awang-awa ako sa mga pastor at bishop na nangungutang na meron ng manipulative prayer, hindi pa rin sumasagana. Lahat na ng pandaraya ay ginamit, chapter at verse, hindi pa rin umuunlad. Why? Their lives are not pleasing to God. But if you live a life that is pleasing to God, He said, I will give you joy, peace, wealth, health. Everything you need in life, I give, freely give. And you will enjoy up to my coming, so you will be with me in my kingdom. Oh, what a good loving Father we have. Talk to God and I will release to you the anointing. Anointing lang ang kailangan natin, Deuteronomy 8:18. I give you the anointing to get wealth. Andoon na lahat, wisdom, creativity, opportunity, favor, position, knowledge, andoon na lahat sa salitang anointing. God will give you His ability. God will empower you to succeed. Alam mo, dahil po nagtuturo sa mga 5-10 speakers sa ibang bansa. Empowerment to succeed. Empowerment, ano yung empower mo? Knowledge? Knowledge? No. It's the Spirit of God. It's the anointing. It's the wisdom of God, the ability of God, not your knowledge. Tao ka lang, limitado kakayahan mo. Pag namatay ka, wala ka ng alam. But God is alive forever. Pag matanda ka na, wala na. Ugod-ugod ka na. My God. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Hallelujah to Jesus. Precious Jesus. Glory to God. Kung nakapagbawa na kayo, at the same time, hiningi nyo ng tawad yung kakulangan nyo noon, hindi nyo pagtupad sa pangapangako. Pagbabago nyo ng rules and regulation, do it please, do it. Mabait ang Ama. Just humble yourself. And He is faithful to cleanse you and wash you and restore you and bless you and satisfy you and give you more than what you have and make you a blessing not only to your family, not only to your community, not only to your country, but to the nations of the world. Just talk to the Father. He loves you so much. You're special to Him. He's so good to you. Oh, not one of His promises in your life, in our life, will fail. All of it will come to pass. His unfailing love fails no one. His great faithfulness fails no one. Nakikita ko naman yung promotion niya. Oo, oh, ang tinayo ng mga Egyptian ay tayo po ang makikinabang. Ang tininim nila, tayo ang aani. Ang niluto nila, tayo ang kakain. Ang inipo nila, tayo po ang mag-withdraw. Ah. As you talk to God, let me worship for you. The Spirit of God in His witness will cover you. Lord, we want to thank You for the works You've done in our life. And Lord, we trust in Your unfailing love. For You alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to live Your name on high. And Lord, we want to thank You for the works You've done in our life. And Lord, we trust in Your unfailing love. For You alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Be exalted, O God.
above the heaven. Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heaven. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heaven. Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted high above, O God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted high above, O God. Thy exalted, I exalted, I exalted, oh God. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh God. We are honored, Lord, to honor you. I exalt thee. We are honored to bow before your holy presence. I exalt thee. I exalt thee. Oh God, keep singing so soft, so soft. Touch your pong yung dalawang kamay. Amang mabuti na dakila sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sumasa amin, na nagligtas ng aming kaisa-isang kaluluwa sa harap ng Diyos Espiritu Santo na aming comforter, advocate, leader, teacher, guide. Hinihingi ko po amang mabuti sa lahat.
dalin mo ang mga anak mo sa mataas na kalagayan at imulpil mo sa bawat isa ang Job 36:11, Ecclesiastes 2:26, Romans 15:29, Proverbs 13:22, Luke 15:31, Luke 12:32. Ipulpil mo sa mga anak mo ang mga pangako at propesiyang binitiwan ng lingkod mo. Simulan mo na ngayon. Kaya ibuhos mo ngayon din ang anointing to prosper. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Hindi kayo mag-i-struggle, maghahanap ng biyaya. The anointing is sufficient to bless you to overflowing. And that anointing will break every limitation, every obstacle. And that anointing will make you unlimited. It will cause you to overflow. Receive it now. Kayo sa Facebook, sa LSN, sa TV screen, sa website, sa radio, receive it now. In the name of Jesus. Receive it now. Bakanti na ang pwesto ng mga wicked. Ang sabi ko, nakita ko, bakanti na ang mga pwesto ng mga wicked. God remove them. At inilagay na kayo sa posisyon nila. Ang sabi ko, bakanti na ang pwesto ng mga wicked. Nakita ko, God remove them. At inilagay na kayo sa posisyon nila. Bakanti na ang office ng mga wicked. Inilagay na kayo. At wala nang transaksyon ng mga wicked. Napunta na sa inyo. Lift your hands and honor Him who make you wealthy. I don't say blessed, I say wealthy. Yung babae ng Diyos, yung kayamanan nag-aantay sa atin at sa ministeryo ng ito ay dakila. Mahirap bilangin, mahirap isipin. Naalala ko noon yung panaginip ko. Nasa Hong Kong ako. Withdraw ko ng withdraw ng pera sa ATM. Hindi na uubos yung pera sa ATM. At tumigil lang siya nang wala na akong ma-withdraw. At yung mga tao walang na-withdraw, kinuha ko lahat. At nasa City Tower tayo, nanaginip ako. Nakita ko yung aking attache case, puno ng pera. At habang binabawasan ko, hindi na uubos. Sabagat siya pala ay butas at sa ilalim na yan, napakarami naman, hindi tumitigil. Oo, ang kayamanan ng ministeryong ito, hindi kayang awatin. Ayaw man natin na maraming property, wala tayong option at walang property matitiwawang, lahat ay tatayuan. Lahat ay mabibless. Ang body of Christ ay mabibless. Hindi tayo gagayip sa maraming Kristiyanong pinayaman ng Diyos, pero pinagsamantalahan ng Diyos at mga anak niya. Siningin lang mahal, masyadong naging mahigpit, na wala ng consideration, na wala ng compassion, na wala ng integrity. Hindi tayo kagaya sa kanila. Tuturuan natin sila ng tamang pamumuhay. Because when God bless us, that is for one reason, to honor Him and to be a blessing. Oh my God. Hallelujah. Sabihin niyong lahat, Father, I receive the prophecy. I receive the anointing. I have it now. And that is unstoppable. Asa akin ang posisyon ng mga wicked. Yung transaksyon nila ay kinuha ko na. Yung opportunity nila ay nilipat na ng Diyos sa akin. At 10 ulit ang daladala kong karunungan kaysa sumasa kanila. Oh, hindi ko kakalimutan ang aking pangako sa Diyos, ang aking vow, ang aking commitment. At ibabalita ko to sa lahat. Goodbye struggle. Goodbye utang. Goodbye kulang. Goodbye kahirapan. Goodbye problem. Goodbye devil. Welcome wealth. Welcome unlimited. Overflowing. Blessing. Welcome heaven. Welcome the wealth of heaven. And welcome the wealth of the wicked. Tapos yung pong yung dalawang kamay. Kung kayo po yung may sakit at karamdaman, pray this with me. Saan man kayo naroroon, sabihin niyo ito, Ama, Ama, patawad po, patawad po,
sa mga kasalanang nagawa ko. Sa mga kasalanang nagawa mula ko. Pagkabata. Mula pagkabata. Hanggang sa oras na to. Hanggang sa oras na to. Patawad po. Patawad po. Sa aking mga lungkot. Sa aking mga hinanakit. Lungkot. Hinanakit. Tampo. Tampo. Sama ng loob. Sama ng loob. Habag sa sarili. Habag sa sarili. Hindi pagpapatawad. Hindi pagpapatawad. Galit. Galit. Patawad po. Patawad po. Sa kakulangan ko. Sa kakulangan ng ko. Ng pagtitiwala. Ng pagtitiwala. Pag-ibig. Pag-ibig. Pagsunod sa iyo. Pagsunod sa iyo. Patawad po. Patawad nilimitahan po. Kita. Nilimitahan kita. Patawad po. Patawad po. Hindi ako nagbukas ng puso. Hindi ako nagbukas ng totoo. Puso. Ng totoo. Para sa iyong kaharian. Para sa iyong kaharian. At kaligtasan. At kaligtasan. Ng maraming buhay. Ng maraming at buhay. At mga kaluluwa. Mga kaluluwa. Magbabago po ako. Magbabago po Panginoong ako. Jesus. Panginoong Jesus. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang personal kong Diyos. Bilang personal kong Diyos. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Manggagamot. Manggagamot. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Hugasan mo ako. Hugasan mo ako. Ng iyong banal na dugo. Ng iyong banal na dugo. Gawin mo ako. Gawin mo ako. Nakagaya mo. Nakagaya mo. Malaya na ako. Malaya na ako. Ligtas na ako. Ligtas na ako. At pinapatawad ko na. At pinapatawad ko ang na. Mga tao. Ang mga tao. Na ako'y naghinanakit. Na ako'y naghinanakit. At nagtampo. At nagtampo. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga labi. Patawarin niyo po mga nagkasala sa inyo. I exalt thee. Magpatawad po kayo. I exalt thee. Magpatawad po kayo. I exalt thee. Oh God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh God. Keep singing. Oh, pinakapagpatawad na tayo yung dalawang kamay. Cancer, pinawawalang bisa kita. Panlalabo ng mata. Katarata, glaucoma. Namamagang mata, malusaw ka, bumalik ka sa normal. Mataas na blood pressure, maging normal ka. Butas na puso, matakpan ka. Lumalaking puso, maging normal ka. Diabetes, I rebuke you. Ang iyong blood sugar ay maging perfectly normal. Mayoma, mamatay ka. Bato sa bato, malusaw ka. Bato sa abdo, malusaw ka. Bukol sa atay, malusaw ka. Tumor sa ulo, malusaw ka. Cancer sa buto, mamatay ka. Cancer sa baga, mamatay ka. Pagkabingi, I rebuke you. Pagkapipi, I rebuke you. Pagkabulag, I rebuke you. Espiritu ka ng paralyzed, I rebuke you. Espiritu ka ng comatose, I rebuke you. In the name of Jesus, inutusan ko yung mga paa na yan na umulat ka, magkalaman ka, lumusog ka, sumigla ka. Inutusan ko yung mga buto na yan, nalinisad, mabuo ka sa pelvic bone, left and right, sa spinal cord. Inutusan ko yung mga dibdib na yan at tinanggal na muling bumalik, mabuo. At mga bakal sa katawan niyo at plastic ay maging mga buto in the name of Jesus. At pinawawalang bisa ko ang anumang lungkot sa inyong isip, takot, oppression mula sa Diablo. Go! In the name of Jesus and never to return. And I decree, sa sugat ng Panginoon, lahat na may karamdaman ay magaling na. Sige po, huminga na kayong malalim. Tanggalin niyo na mga salamin ninyo. Yung dati hindi niyo nagagawa, gawin niyo na po ngayon. Magaling na po kayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, sulatan niyo ako, tawagan niyo ako, email niyo po ako. Ibalita niyo sa akin kung gaano kalaking hamalaan tinanggap niyo mula sa Panginoong Jesucristo. Praise God. Nandiyan po ang bank account ng ministry. Kailangan po namin ang inyo pong pagsunod. Papalitan ng Diyos yan. Hawakan niyo ang Luke 6:38. Winiwelcome namin ang inyong mga ikapuplets sa television, radio, dwelling place at mission of love. And listen, the more you give, the more you receive. Good measure. Press down, shaking together, running over, men will give unto you. Because the measure you use is the same measure that God will use to you. Pamalitan niyo po oras ng himala, sabihin niyo po sa lahat, na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari at nagaganap. Ngayon sa muli po nating pagkikita, ito po ang lingkod din sa nagsasabing, it's time to pray like Jesus. It's time to live in an open heaven. It's time to enjoy the wealth of the wicked.
It's time to win the loss at any cost. And it's time to get ready, for the Lord is coming any moment. And all God's people clap their hand and everybody say, Amen. Hallelujah. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.